Roaming, Anata, Easy Double B, Super Radio 594, Tarina ka alerto, servisyo, totoo, Easy Double B, kapuso nyo, sa radio, walang pinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyo, totoo lamang, walang iwanan, may paninindigan, matatag maaasahan, Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio, Easy Double B, servisyong totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan, Easy Double B Super Radio. Choy, el ora, mga kapuso, alas 5:33 ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tuurungan. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! At pulang-pula ho kami, oh! Ayan na! Parang Valentine's Day lang, di ba? So ito na ang ikalawang New Year ng taon. Yes. Ito na yung Chinese New Year. Yes. Ha? Oh, ito kung, na eksaktong araw. Ito na eksaktong araw ho ng New Year. Ngayong araw na ito ng Sabado. Ika-sampu ho sa buwan ng Pebrero 2024. Buenos dias, Pilipinas! Gusto kayo? Nandito na ho, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito na ang Double Weng sa Double B. Siya El Bonita, Rowena Weng, Salvacion. Siyempre, ang pulang-pula kong partner, El Bonito Weng de la Peña. Pula, the money of color. Maligtad, the color of money ba yon? Ang pula, hala kong green. Ang green ba? Oh, ano bang kulay? Green basta, box, oh. Di ba? Hindi, nataon pa magba-Valentine's daw ayo, mga kapuso, sa Miyerkules o yun. O pag-Valentine's daw, kailangan na maraming datong. Ayan! So ngayon pa lamang ho, gising na, yung mga may pasok na maaga. Kalog-kalogin niya yung garapo ng asukal niya, baka may lamang pa ba, wala na. Hindi daw yan madadaan sa mga prutas na ilagay yung kanina. Sabi ni Ma'am Rice kahapon. Hindi dapat, pala feng shui yun. Hindi pala feng shui. Dapat nasa isipan yung ano yun, visualization mo yun. Yes. Tsaka yung bagwa ba tawag doon? Yung nilalagay sa pinto? Bagwa. Bagwa. Hindi rin niya nare-recommend yun. Kung yun lang ang ilalagay mo. Yeah. Diba sinasabi, dapat meron sa front, meron sa likod. Likod, oo. Para yung malas, hindi makapasok. Pero yung pala, kung ilalagay mo yun, marami ka pang ilalagay sa loob ng bahay nyo. Yan. Oo, hindi pwedeng yun lang. Medyo complex, komplikado na. Complicated. Basta, ang palaging naririnig nyo, good vibes lang palagi at mag-isip lang ng positibo. Gumawa ka pati na mabuti. Yan. Saka maging masaya ngayong Kong Hei Fat Choy, mga kapuso. Manyo kami hanggang mamaya alas 6:30 sa ating Double Weng sa Double B. Ngayon muli ay Sabado. So eto na, narito na ang ating unang arangkada, mga kapuso. Tikirik. Eto na ang ating mga headlines. Alas 5:35 ng umaga. Raj!
Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Headlines natin, presyo ng produktong mga produktong petrolyo nakaambang bumaba sa susunod na linggo! Pagsalubong sa Chinese New Year sa Maynila, dinagsan ng tao kaninang hating gabi. Bilang ng mga nasaway sa landslide sa Macau, Davao de Oro, umakyat na sa 27. 89 na tao patuloy na pinaghahanap. Ilang araw bago ang araw ng mga puso, Pangulong Bongbong Marcos nagpaalala sa mga Pilipino, alagaan ang puso, lalo na po sa mga single. Uy. Valentine's Day na tapat naman sa Ash Wednesday, na hudyat ng pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabing magkakabarilan sakaling arestuin siya ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang gera kontra droga. China, sinabayan na routine patrol ang joint maritime exercises ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Headlines on natin yan. Ito na ang detalye naman ng mga balita ngayong araw ng Sabado. Muli, mga magandang umaga. Narito na ho tayo sa ating mga detalye ng balita. Ihanda na. Medyo magandang balita rin ho ito kahit papano. Bababa daw eh. Bababa, konti, konti. Yung presyo po ng mga produktong petrolyo nakaambang bumaba sa susunod ho na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos ang posibleng tapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina. 40 centavos hanggang 60 centavos naman ang inaasang rollback sa kada litro naman ng diesel. Habang 45 centavos hanggang 65 centavos kada litro naman sa kerosene ang bawas. Ang bawas presyo na yan sa petrolyo ay bunso naman o ng paghina ng demand sa langis at pagtaas ng produksyon sa Amerika. Double Way sa Double B! Pagsalubong naman sa Chinese New Year sa Maynila, dinagsapon ng mga tao kaninang hating gabi. Batay sa datos ng Manila Police District, mahigit 60,000 na individual ang nagtungo sa Binondo, Maynila para saksihan ang fireworks display. Naging mapayapa naman ang pagsalubong sa Year of the Wood Dragon. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita po ng MPD, walang naitalang anumang untoward incident sa naturang okasyon. Double Way sa Double B! Yung mga motorista naman ay pinaiiwas sa mga kalsada sa Maynila na pagdarausan ng Chinese New Year Solidarity Parade. Yan po'y mamayang hapon. Batay sa abiso ng Manila Public Information Office, magsisimula ang parada alas 4 ng hapon mula sa Manila Post Office hanggang sa Lucky Chinatown. Para darating ito sa Magallanes Drive, Jones Bridge, Quintin Paredes Street, Ongpin Street, Salazar Street, Benavides Street, Solero Street, Padilla Street, Alonzo Street, Recto Avenue at Regina Regente Street. Bawal naman na ang pag-park ng sasakyan sa mga nasabing lansangan. Double Way sa Double B! O Pangulong Bongbong Marcos, lalo na yung mga single ha, pinapaalanan kayo ng Pangulo na alagaan po ang puso ngayong nalalapit na ang Valentine's Day. Sa video message sa kanyang official Instagram account, sinabi ng Pangulo na dapat mahalin at pangalagaan ng bawat isa ang kanilang sarili. Dapat anayang alagaan ng puso, lalo na ng mga single dahil walang ibang mag-aalaga sa kanila kundi ang kanilang sarili. Ba? Okay, kung kayo naman hindi single at may minamahal, sabihin nyo, mahal kita. Alam ng gobyerno yan. Double Way sa Double B! Hindi na uso yung alam ng Diyos yan. Dapat si Lord muna. Gobyerno, kasi nakikialam na pati sa pag-ibig. Hindi po, alala lang naman yun. Ano ngayon kung single daw? Diba? Alas 5.39 ng umaga. Ito na. Ang linggong ito, sa susunod pala, ay ito na. Sabay naman ho ng pagsisimula na ng Kwaresma. Lenten season ng mga Katoliko magsisimula na sa Miyerkules, February 14. Opisyal na magsisimula ang Kwaresma na yan sa pamamagitan ng Ash Wednesday, yung paglalagay ho ng abo sa noo. Aunay nito, naglabas na ng schedule ng mga misa ang Manila Cathedral sa nasabing araw. Pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang misa sa ganap ho na alas 12:10 ng tanghali. Nasasabayan naman ang paglalagay ng abo. Yung tawag sa amin yan, sinisa. Sinisa. Yung ginagano na kinukrus sa ating mga noo. Yan. Sa Miyerkules o yan. Tapos, kung kayo po, bukas pala, kung may mga misa, kayo po yung mga lumang palaspas. Oo. Dali nyo na sa simbahan. Oo. Yan. Yun alam mo yung palaspas na yung maraming gamit yan, ha? Di ba pag halimbawa, yung tinatawas ka or something, di ba ginagamit yan? Yun. Kasama yung kulay itim. Tsaka tawas. Oo, tawas. Siyempre, tinatawas ka eh. Ano yun?
Alam mo wala yung tawas, di ba? Hindi kumpleto yun, no? Hindi kumpleto. Ngayon, ang huling linggo ho ng Marso, papatak naman nga sa huling linggo ng Marso, ang Holy Week o ang Semana Santa. Double Way sa Double B! Voters registration bubuksan na po sa Lunes, February 12. Ayon kay Attorney John Reslo Janco, tagapagsalita ng Commission on Elections, nasa 3 milyon ang inaasahang magpaparehistro po na bagong botante. Maaari mo nang magparehistro bawat residente ng Pilipinas nang hindi bababa ng isang taon o basta't residente ng Pilipinas nang hindi bababa ng isang taon at 6 na buwan namang residente sa lugar kung saan nais bumoto. Kailangan lamang magdala ng valid identification document kagaya po ng National ID, Postal ID, Student ID, Senior Citizen ID, Driver's License at iba pa. Maaari rin magparehistro sa mga mall, malalaking establishmento, mga ahensya ng gobyerno at iba pang pampubliko at pribadong lugar sa ilalim po ng Register Anywhere Program. Double Way sa Double B. Dako naman tayo sa Davao de Oro bilang po ng mga nasawi sa landslide sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro, umakyat na sa 27. Sa ngayon ay batayan sa impormasyon mula sa provincial government ng Davao de Oro alas 6 kagabi. Sa ngayon ay 32 ang naitalang sugatan sa landslide, habang 89 na tao pa ang nawawala. Milagro namang na ituturing na natagpo ang buhay kapon ng isang batang babae matapos ang 2 ng pagkakabaon ho sa gumuhong lupa. Nasa pagamutan na ang bata at sumasailalim sa kaukulang mga pagsusuri. Double Way sa Double B! Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapuso, sinabi magkakabarilan sakaling arestuhin siya ng International Criminal Court kaugnay ng kanyang gera kontra sa droga. Ayon sa dating Pangulo, hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. Sinabi pa ni Duterte na siya ang bahala sa kanyang sarili at hindi siya hihingi ng tulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala mo ni iginiit naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang ICC. Double Way sa Double B! Alas 5.42 ng umaga, ang Pilipinas at ang Amerika nagsagawa ng joint exercises sa South China Sea kahapon. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., na ipinakikita ho sa nasabing exercises ang bukas na Indo-Pacific. Gayun din ang pagpapalakas ng ugnayan para sa pagpapahusay ng maritime capabilities o yung bukas ng Indo-Pacific. Ito na ang 3rd joint exercises ng 2 bansa mula ho sa noong Nobyembre noong nakaraang taon. Samantala, ayon sa People's Liberation Army, Southern Theater Command ng China, nagsagawa rin sila ng routine patrols gamit ang kanilang naval at air forces. Double Way sa Double B! Ang pasaporte naman ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. pinakansila na po ng korte. Ayon sa Department of Justice o DOJ, nakatanggap sila ng order mula sa Manila Regional Trial Court Branch 51 na may petsang February 8, 2024 na naguutos ng agarang pagkansila sa pasaporte ni Teves. Ang desisyon ng korte ay kasunod na rin ng nagpapatuloy na legal proceeding laban kay Teves na may kinakaharap na multiple murder charges at idineklara na pong isang pugante. Samantala, sinabi naman ang abogado ni Teves na hindi pa final and executory ang utos ng korte at gagamitin nila ang lahat ng legal remedies para mabaliktad ang utos na ito. Double Way sa Double B! Isa ho sa 2 imported luxury vehicle. Aba, nakita nyo ba to? Luxury vehicle na kahirap-hirap nga banggitin tong pangalan. Anong pa? Bugatti Chiron. Isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo ang Bugatti. Bugatti yes. Chiron. Nakita yan, ha? Be, patingin ka ng picture niyan. Pinapangarap ko lang itsura niyan. Tapos nandito na. Naipuslit, ha? Mm-hmm. Papasok sa bansa. Isinuko ho ng may-ari. Talaga? Isinuko. Napakamahal niyan. Nakita eh. Pero ang tanong, ayon sa BOC, natunto ng kulay pula na Bugatti Chiron. Yan o. Sa isang kilalang subdivision sa Alabang sa Muntinlupa City. Isinuko umano ng nasabing Bugatti matapos isapubliko ang impormasyon tungkol sa 2 smuggled na mamahaling sports car. Kahit isinuko ho ang mamahaling sasakyan ni Lino ng BOC na maharap pa rin sa kaso ang may-ari nito dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Double Way sa Double B! Oo, kasi consummated na yung krimen nun eh. Tsaka, napunta na sa garahe mo. Oo. Smuggled. Paano nakapasok yan? Yan. May nagpapasok, no? Oo. Bakit una? Record. Tsaka bakit na ilabas sa kustudiyan ng Customs? Oo. Yun ang malaking tanong doon. So Customs, ayan na naman kayo. Laking kadaladala. Andyan na. Oo. Napunta sa garahe. Edi kong hifat choy ho sa inyo.
Good luck. Andiyan ho, ang Senado. Good luck. Yan ho ang ating unang bahagi ng ating Double Wang sa Double B. Mga kapuso, mga headlines natin ngayong umaga ng Sabado at 10 ng Pebrero 2024. Sa pagbabalik ko natin, ito naman, good luck sa mga manggagawa natin. Yes. Hmm. Hindi naman dahil kami magpupula ng wala lang. Oo. Eh, sana ho'y mangyari ho ito, pero dadaan ho ito sa proseso. Yung panukala na dagdagan ng 100 piso ang arawang sahod ng mga empleyado na nasa pribadong sektor naman. Yes. Ang mga nasa gobyerno po kasi, sakop sila ng salary standardization law. Meron na so kada taon, meron kayo nakaprograma ng increase sa pribadong sektor na kadepende sa petition at saka sa approval ng wage board. Parang sa minimum wage din ho yan. Yes. Depende ho sa petition, depende ho sa wage board. Ngayon, ito rin, sa pribadong sektor, dadaan rin ho yan sa wage board. Correct. Pero, meron isang paraan, yung legislated wage hike. Yan. Yung po yung ginagawa ng Senado ngayon. From 150, ginapropose niya ni Senate President Juan Miguel Subiri, ginawa pong 100 pesos. Di ba ginawang 200? Hindi tinaas, binaba. Nagkatawaran eh. tinawaran pa, 100. Abangan niyo yung 100 na yan kung sa ano ang kapalaran. Yan sa pagbablik, ang unang makakausap po natin dito ay grupo ng mga manggagawa. Yes. Yan. And then mamaya, ang ating Department of Labor Secretary. Yan. Napagbabalik ko yan ang Double Wang sa Double B. El Ora. El Ora. Alas 5:47 ng umaga, radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Yano. Double Wang sa Double B. Sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Nagbabalik po tayo sa Double Weng sa Double B. Yes. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Happy New Year pa. Happy Valentine's Day pa. Ay, oo nga. Ano, huwag kong kalimutan yan. Ngayon pa ba kinakalimutan yan? Eh, mula nung bago pa mag-umpisa ang Pebrero, sinasabi mo na tayo. Yan. So ngayon, meron tayong 5 araw. 5, no? Bago ho ang araw ho ng mga puso. Pero eto, ha? Alamin muna natin ano ang damdamin ng grupo ng mga manggagawa. Yan. Yan. Siyempre gusto natin yung 100 pesos na increase. Yan ba? Sapat na? Alamin natin. Nasa linyo natin ang chairperson ng Partido Manggagawa. Mm-hmm. Si Ginong Renato magtubo sa umagang ito. Sir Renato, magandang umaga po sa inyo. Double Wang, sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga po. Ang umaga po sa inyo, Double Wang, at sa inyong tagapakinig dito sa DZWB. Okay, for the first happy time, Valentine's happy, Valentine's. Happy New Year na rin, sir. Sa unang pagkakataon sa Senado, sa South kasi yung 125, nakaabot yun, di ba, sir, sa yung 125 pesos. Mm. Hanggang third reading, pero nabawi. Pero sa Senado, first time, umabot ng plenary ang 100 pesos na panukalang dagdag na sweldo po sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Magandang indikasyon, pero yung realidad, ano nakikita nyo? Tama yung sinasabi niya, magandang indikasyon na tumugon ang Senado sa panawagan 150, ginawa nilang 100 sa aming welcome development na yan. Pero, at na-report out na ng committee ng labor sa Senado, subject to debate na yan. At iniintay na lang natin yung approval nila para may transmit din sa lower house yung kanilang panukala. Ang problema natin sa ngayon, di ba tumutugon yung House of Representatives, nakabinbin pa rin doon ang panukala na 150 pesos increase sa minimum wage ng mga manggagawa. So, ang effort ay dapat na concentrate doon sa House of Representatives para tumugon din sa panawagang
dagdagan ang sweldo ng manggagawa. Kasi alam naman natin na bumaba ang halaga ng sweldo ng manggagawa dahil sa inflation nung itong buong taon ng 2023. Mm-hmm. At ang cost of living sa kasalukuyan ay mataas. Malaking tulong yan. Kahit na hindi sapat, pero malaking tulong sa maraming manggagawa. Sana nga gawin nila across the board sapagkat naniniwala tayo na across the board naman, yung tama ng inflation sa lahat ng manggagawa. Eh. Mm. Pag sinabi across the board, weng, lahat na. Wala nang kikilalanin kung minimum wage earner ka o malaki sweldo mo. Diba, sir? Kasi across the board ang tama ng inflation at kung minimum wage, ang minimum wage, ang wage and salaried earners kasi as of December 2023 sa datos ng PSA, nasa 30 million out of 50 million employed workers. So, ang minimum wage earners lang sa datos ng Department of Labor, nasa 4.5 million. So, marami pa mga manggagawang hindi tatamaan yan. At hindi naman automatic na kapag may wage distortion, ay kinukure ka agad sa loob ng pabrika, magre-reklamo pa yung mga manggagawang kapag ka pa ng mga reklamo sa Department of Labor. So, may ganung mangyayari. May wage distortion kapag na-increase halimbawa na 100 piso ang minimum wage, maabutan yung ibang mga matagal na manggagawa na ang kanilang sweldo ay lagpas sa minimum. Oo nga naman. So, mas mabuti pa namang mas mabuti pang gawin ng across the board sana ng Kongreso. Ang problema ho dyan, syempre, ang mga employer naman, ang magiging kunyan, susundin ho nila. Ang dulo niyan, baka magsitaasan rin ho sila ng kanilang mga presyo ng produkto o serbisyo. Kawawa rin, para bang wala rin. Ang consumer naman, at mismong empleyado din ang tatamaan ho, pag nagmahal yung produkto, sir. Ang sa pag-aaral naman namin kumbaga hindi naman yan itlog at manok, di ba? Parang sabi namin kung ang ating ekonomiya ay lumalaki, naging positive yung growth dahil sa consumption, ang main consumer naman ng ating ekonomiya ay manggagawa. So in the long run, mas mabuti sa ekonomiya na ang sweldo ay mataas sapagkat it drives economic growth, drives production, tapos it generates employment. Ang mga employer naman kasi na hindi kaya, ang amin na mga position dyan, is that ano bang pipiliin natin? Isang policy na i-maintain natin yung mababang sweldo para nakakayari na ng employer? Or dapat pag-adjust yung employer, bawasan ng konti ang kanilang tubo, nang sa ganun, ang wage policy natin ay andun sa katamtaman na nakakabuhay ng pamilya ng manggagawa at same time nakatulong sa ekonomiya. Kasi kung hindi naman kaya ng employer, halimbawa, no, na hindi na makadegosyo dahil sa kakapusin yung kanyang profit, halimbawa, di mag-interpreneur na lang siya, wala siya ng employer, di ba? Kasi marami nang papalit eh. Marami na mga employer na may capacity to pay sa mga manggagawa upang ang kanyang sweldo ay makabuhay ng pamilya. Hindi kasi magandang economic policy na ma-depress yung sweldo para lang ma-maintain yung profit ng mga employer. Sabi nga ng mga senador, sir, binigyan namin, binawasan na namin ang corporate income tax nyo eh. So parang ito naman yung pagkakataon para ibalik ninyo yung ganasya sa mga manggagawa nyo. Marami ng mga incentives at iba pang mga policy ang nakakatulong sa employer for the longest period of time, di ba? Ang problema na natin, tumaas yung productivity ng mga manggagawa for the longest period of time. Ang problema lang, lahat ng mga economic managers na sabi, nahuhuli na yung sweldo ng mga manggagawa. So, yun na yung main problem. So, dapat ang policy natin, hindi lang natin ihahabol yung purchasing power, kundi isang polisiya na dapat ang sweldo, ang level ng sweldo ay nakakatugon sa pangangailangan, nakakatulong sa pag-boost ng economy. Yeah. Yung pag sinabing patungo sa pangangailangan, yun yung sinasabing daily cost of living, tama po ba? Yes. Okay, magkano po ba yung dapat na daily cost of living sa ngayon para masabi natin na kulang yung 100 pesos na yan para napangdagdag sa minimum wage? 1,200 na eh. Ang cost of living for a family of five. Oh, okay. So, ibig sabihin, kailangan isang buong pamilya, may kitang 1,000, magkano, sir? 200. 1,200 kada araw
para ma-sustain yung pagkain, lahat ng klase ng pangangailangan kada araw. Family of five. O, eh magkano ngayon ang, kung halimbawa po mag-asawa, may minimum wage, ay di lagpas din ang kita nila doon? Kung may trabaho yung mag-asawa, limbawa, 610 ngayon sa Metro Manila, no? Kapag dalawa kayo, di parang umabot lang kayo doon sa level na yun, parang bare minimum. So, may mga bawas pa naman yan. No? Bayad ka ng SSS, bayad ka ng PhilHealth. Pag sinabi nating 1,200 na daily minimum cost of living, neto yon, neto yon. Take home pay. Take home pay. Take home pay. So, may ganung tayong disparity sa inuuwing kita o take home pay at sa gastusin. So, yun yung dapat tingnan ng ating policy makers. Pero sa ngayon, yung ating pinupush ay tumugon na yung House of Representatives kaysa mag-usap sila ng chat-cha, di ba? Pag-usapan nila agenda ng taong bayan. Kasi it's a waste of time, di ba? At people's money, nandyan sila. Yung sabi ng mga employers, last year pa, nung una ipinapaala yung 150 pesos, yung una. Sabi nila, instead ho na, kasi mahirapan sila eh. Kasi baka yung iba, baka tumigil sa pag-a-hire o baka magle-lay off pa ng mga empleyado pag iyan eh natupad. Yung anymang wage increase na hindi dumaan doon sa mga wage board. Ngayon, mas maganda raw na mag-attract na lamang ho ng mga investor. Ang problema, paano yan? Yung pangatra ko natin dito, mura yung kwa natin, labor cost. Eh. Mm-hmm. Pag itinaas nyo yung sweldo, baka hindi tayo makahikayat pa ng mga foreign investor na mag-invest dito sa bansa. Hindi naman ang sa usapin ng sweldo, hindi naman nakalink sa investor yun eh. Kundi nakalink sa capacity, di ba, ng employer to pay, di ba? Tapos sa sinasabi natin na bakit naman mag-attract ng investor to increase wages, di ba? Parang ganun. Kasi yung sinasabi nila, kung generation employment yung problema natin. Hindi lang yan dahil sa sweldo, no? Maraming factors to generate employment at ang isa nga dyan, yung development ng ating industriya, ang ating agrikultura, dapat na doon naka-focus yung attention ng ating gobyerno. Kasi kung foreign investor ang kailangan natin, bukas na bukas na ekonomiya natin. Eh. Pero ang problema natin, hindi papasok dito ang investors dahil hindi naman tayo sa sweldo. Ano ba ang dahilan kung bakit corruption? Corruption, infrastructure, red tape, di ba? Ease of doing business. Yun ang problema eh. Kasi ang sweldo, level ng sweldo natin, at par naman, hindi naman yung pinakamataas sa buong region. Pero pumapasok sila sa China, pumasok sila sa Vietnam, pumasok sila sa Singapore, sa Malaysia. Bakit ganon? Sa Malaysia, taas ang sweldo eh. Pero doon sila pumapasok. Kasi may ease of doing business, na tetetame yung corruption, yung red tape, maganda infrastructure. Di ba? At hindi binabago ang rules of the game. Diba? After sila pumasok. Yun yung mga problems. Hindi naman dahil sa sweldo eh. And I guess kapag ang empleyado mo naman ay masipag at kung saan doon kilala ang maraming mga Pilipino, yung ating labor force, hindi po ba? Kung ikaw ang investor, i-compensate mo siya ng maayos. Tama, Sir Renato. Yung napatunayan sa buong mundo na ang Pilipino ay masipag, patalino, skillful. Diba? Kinukuha nga tayo sa buong mundo eh. Yung ating mga skilled workers eh. Diba? So, tapos English speaking pa. So, ang datos nagpapatunay na yung productivity ng ating mga manggagawad sa Pilipinas ay lumaki. Pero hindi na ihabol yung sweldo. So, mayroong problema sa patakaran ng sweldo. Yung wage fixing mechanism natin, yung regional wage boards na 30 years na, 34 years na. So, dapat baguhin din ito eh. Pero for the meantime, dahil na nag-uusap tayo dun sa mga palliativong increase na 100 na mini-welcome naman namin, ang amin na napanawagan is bilisan. Bilisan ng House of Representatives na tumukon din, dahil tumutukon na yung Senado, tapos i-review na yung mekanismo sa pagtatakda ng sweldo. Ibig sabihin, buwagin ang Regional Wage Board? Maraming paraan. No? Pwede siyang i-tweak.
na ang kanyang focus ay i-monitor ang sweldo, tapos itulak pa yung productivity incentive schemes, no? At itulak yung collective bargaining negotiations sa mga pabrika. Kasi dito sa regional waste boards natin, 34 years na to na umiiral, ay laki na lang agwat eh. Kumbaga, kung ang mechanism na ito ay hindi nakatutugon at lumalaki ang agwat ng cost of living at sweldo ng mga manggagawa, ibig sabihin yung problema yung mechanism. Opo. Pero ako lang, ito last point ko na lang, Weng. Sir, kung hindi po ba delikado kapag pinaubayan natin sa kamay ng mga politiko ang wage fixing? Legislated wage increase. Kasi alam naman natin ang laro kapag politika na ang umiral sa isang napaka-socially sensitive na issue kagaya po ng sahod. Pwede siya ang Kongreso makialam from time to time. Ayun na, yun naman yung ano, yung kanilang mandate. Kahit na mayroon tayong mekanismo na tinireate since way back 1989. Dapat ang pakialam na ng ano, ng tama yung tinawa ng Senato eh. Kulang ang increase na ginawa ng wage boards, dagdagan natin. Okay? So, dapat tumugon yung House of Representatives. Pero, ang pinakamalalim na problema, tingnan nila na ang mekanismong tinireate nung way back 1989 na hindi epektibo. Kasi kung epektibo yan, dapat nakahabol ang sweldo ng manggagawa sa cost of living. Dapat ayun ang i-review at baguhin. Okay. Para umangkop tayo sa present conditions ngayon na ang sweldo ng manggagawa ay mahabol na lang sa inflation. Okay. Ako, sa akin, ano hong nakikita nyo? Mangyayari kaya to? Kasi ang Pangulo, itong linggo lang, ang pangako niya, by 2028, tatang focus ay talagang job creation. Yes. Uh-huh. Ngayon, ang Senado, wage increase. Parang hindi na mag-match ang campaign ho nila eh. Kasi mas gusto ng Pangulo, mas maraming investor dito. Yun ang problema natin. Yun ang, hindi kaya, baka hindi ito ipa-priority eh, ng pamahalaan mismo. At saka, palapit na ang eleksyon. Baka ito ay, alam niyo yan, papogi lang, lalo na ng pwede iba na mga... Ano, election issue. Iyan, na mga gusto ho magpabango lang para sabihin na may ginagawa, kaso lang may mga humaharang. Una, hindi naman nagko-conflict yung job generation campaign saka increasing wages. Dapat pareho yung tinutugunan ng ating gobyerno. Huwag pag-awayin, kumbaga, kasi both ay pangangailangan ng mga manggagawa at ng buong ekonomiya natin. Di dapat mag-conflict yan. Number two, ang pagtugon ngayon sa sweldo, tinitingnan namin yan na maganda yung ginawa ng Senado. Kasi mag-focus yung kanilang atensyon sa charter change. Diba? Focus sila ng atensyon sa agenda ng manggagawa. Same is true dapat sa ano, sa House of Representatives. Kasi isa ng justifiable issue yung pagtaas ng sweldo kasi kahit sa lahat ng surveys na ginawa last year, lahat ng mga survey entities, nagsasabi, ang una dapat tugunan ng gobyerno ay pagtaas ng sweldo at pagtaas ng presyo na bilihin. Diba? At saka trabaho. Yun yung mga pangunahing concerns na lumabas sa survey. Yes. Yun ang dapat tugunan sabay-sabay ng ating gobyerno. Hindi pagbabanggain kasi kapag natugunan mo yung pagtaas ng sweldo ng manggagawa, it will boost naman ang spending. Consumer spending, it boosts the economy. Pag tinugunan mo yung problema sa inflation, diba, tataas yung take-home pay ng mga wage and salaried earners. Pag tinugunan mo yung ang investments, diba, mag-generate ang trabaho. So, yun yung mga bagay na talagang ano, dapat inaasikaso ng gobyerno kasi sa chapter change. Right. Salamat. Oh, sir, maraming salamat po sa oras ha. Naibahagi niyo ang opinion. Thank you, thank you, Sir Renato. Susunod po ulit. Thank you, sir. Thank you. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Renato Magtubo, siyang chairperson ng Partido Manggagawa, mga kapuso. Mababalik po tayo, mga manggagawa. Mag-cross fingers tayo para doon sa 100 pesos na wage increase na minimum wage earnings. Talaga, gusto natin yan. Madaling sabihin, ang hirap mong gawin. Totoo. Kasi mismo ang mga negosyante ang medyo nag-aalangan ho dyan. Yes. Alas 6:04 ng umaga, El Ora, mga kapuso. El Ora. Radyo na. TV pa. Portasya na. Disiplina pa. Double Wave sa Double V.
Away sa Double B. Double B kasama sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Okay, balik tayo sa Double Weng, sa Double Me. Magandang umaga. Oo. Tayo po ay pwede rin pala ha, mapanood sa YouTube. YouTube at yan. DZBB594. Small letters po yung DZBB. So yan. Hanapin nyo kami dyan. Mag-subscribe po kayo. Yan, subscribe sa at YouTube syempre, channel. At syempre, para hindi kayo nawawala sa balita at saka sa mga talakayan. Syempre, sa Facebook rin. May Facebook din po yan. Kami. O sabi ni Esak Narud Bongot. O, sa, ano sabi niya? Realidad to ng buhay ha. Mm. Kumusta naman ang mag-isang kumakayod na may 7 miyembro may dalawang senior at isang infant. Mm-hmm. Isang meron pa siyang baby. Oo. Paano mo nga naman gagawin yun kung ikaw ay nag-iisang kumakayod sa pamilya? Marami yun sa ating ganyan. Tapos kumakayod, paano kung minimum wage earner ka pa? Dependents. Yes, oo. Eh, talagang tiis-tiis hanggat siguro gumawa ho ng paraan sa buhay. Yung gumawa ng diskarte. Oh, kaya naman meron mga ayuda ang gobyerno. Meron pong ayuda para sa mga ang mga local government units. Hindi ba? Pinapadali yung buhay. Yung mga senior citizen, meron tayong 20% discount. 32%. Bali total. Pagkisama mo yung VAT exemption. At pwede naman ata na lumapit sa gobyerno kung kayo po may mga nasa crisis na sitwasyon. Yes, meron pong panandalian. Assistance to individuals in crisis situation and DSWD. Mm. Yep. At saka yung iba, kaya ho nagkakaroon ng mga tawag doon, underemployment, di ba? Yung hindi isa lang ang trabaho, isang dalawa, tatlo, di ba? O meron may maganda rin punto si Romulo Havate Pablo Jr. Hindi naman po ito nang-aaway ha, pero para doon sa mga nagpaplano ng pamilya, ito ay wake-up call. Mm-hmm. Sabi ni Romulo, bakit po mamanganak kayo ng marami kung hindi naman pala kayang buhayin? Mm-hmm. Totoo yun. Kaya nga sinasabi, di ba, kahit pa paano nakokontrol yung populasyon ng Pilipinas kasi dumarama yung career-oriented. At nakokontrol yung pagdami ng pamilya. Pero dapat yun, off-hand. Sa simula pa lang ng inyong marriage life, pinaplano na yun. Mm. Pero nung unang panahon, partner, ha? Wala, karamihan ng anak. Natin, pero sila pa ho, kung hindi ho dahil ginawa yun ng ating mga ninuno, baka wala ho tayo ngayon. Mm-hmm. O hindi sila nagparami. Okay, pero nabuhay lang naman din tayo. Marami yung mga sa kanila. Diba? Iba yung 12, dynamics ng buhay noon. Wala masyadong 15. Pressure ng buhay noon. Oh. Pero hindi ka na pwede mag-anak ngayon na 12. Oo. God, kahit unless milyonaryong bilyonaryo ka. Hmm. Tapos you send them to college, hindi pwedeng basta-basta kolehiyo na lang, basta kaya mo, igagapang mo anak mo, hindi ba? Good thing, sa government, ang mga SUCs at saka mga government schools, libre na pong edukasyon. Pero yung nga lang, sa atin naman, kahit na libre yung edukasyon, magsumikap pa rin ho ang lahat. Hindi yung pinaasa na lahat sa ayuda, pinaasa na lahat sa libre. Ano? At saka ano, Weng, sa schools, kasi matrikula lang po ang libre sa mga public schools. Maraming, ang mga projects niyan, gagastos ka pa rin. Yung allowance yung pamasahe, kada araw. Baon, pamasahe. Siyempre, may mga pinapagawa pa sa eskwelahan, pang-project. May mga project. Yun. May mga libro pa kayong bibilhin. Tapos may mga field trip pa yan. Dati nga ako, sa recto, lahat ng mga second na ng libro ko nung college ako. Diba? Diba, Joyce? Totoo yan. Galugad ko ang buong recto. Batang Ligarda ako nung college ako At that time ho kasi, siyempre, nagagamit mo pa yung libro na ipapasa pa. Nagbabago na ngayon. Kada taon, hindi. Ibang klase na, iba na namang libro. Totoo yan. Diba? Kaya wala na. Ang daming. Ito na. Namin si Luisito, commercial break muna tayo. Okay, live muna tayo mula sa Malabon. LA. Yes, alright. Nandiyan na si, may clean up drive ho yan. Diyan ginagawa sa may dampalit sa Malabon. Clean up drive, paki, ano ba yan? Nililinis yung mga kalye, anong Estero, Luisito, Kong Hei Fatsoy, LA. Sana?
Ay, Kung Hei Bachoy, double wang. Bachoy, narinig ko. Kung Hei Bachoy. Kain, Bachoy. Sarap yun. Ayun. Kung Hei Bachoy. Nandito tayo ngayon sa Barangay Dampalit sa Malabon City na kung makikita nyo. Parang wala na ako sa Maynila dito. Napaka-puro kasubigan na yung nakikita natin dito. At dito nga isasagot, itong ang malawakang clean-up drive ng lokal na pamahalaan ng Malabon at ang DILG ngayong umaga. Ito rin ay bahagi ng kalinga at inisiyatiba para sa malinis na bayan o yung DILG kalinisan na project sa ilalim ng bagong Pilipinas sa programa. Kabilang nga dito sa mga inaasahan na mangunguna dito sa malawakang clean-up drive dito na isasagawa simula ang ngayong alas 6 ng umaga ay itong sina DILG Secretary Benon Abalos, gayon din itong si Manila DC Malabon City Mayor Jenny Sandoval. Inaasahan na abot sa 1,500 na individual ang inaasahan makikilahok dito nga sa malawakang clean-up drive. At kabilang nga sa mga nakita ko na nga na nandito, nakasama sa mga maglilinis dito sa napakalaking site na ito, dito sa Barangay Dampalit, Malabon, ay yung ilang mga estudyante at gayon din matauhan ng MMDA, matauhan ng Bureau of Fire Protection ng Philippine National Police at ilang mga residente. At ayon sa DILG, itong kanilang programang ito ay naglalayo na noon na pagbutihin nga itong bayanihan spirit ng mga Pilipino para nga makontrol at mabawasan itong mga basura sa ating bansa. Sa ngayon ay hindi pa nagsisimula itong ang clean-up drive na ito, pero makikita mo sa akin likuran, handang-handa na itong ating mga kababayan, yung mga lalaki dito sa clean-up drive, bit-bit, yung kanilang mga armas, ano mga armas yun? Walis-ting-ting, mga dustpan, at kung ano mga kagamitan na magagamit nila sa paglilinis nga dito sa may bahagi ng Barangay Dampalit sa Malabon City. Ako, Silimusito Santos sa GMA ito sa radyo, DGWB, dapat, totoo. Alam, Atele! Marcia. Balik ko kami. Meron pa tayo isa. Tandaan natin si Mau de la Cruz muna. Sitwasyon ho sa Binondo, Maynila, tahimik na matapos ang pagdiriwang ng Chinese New Year. Mau, magandang umaga. Mau, Kong Hei Fachoy. Double wing, naging makulay at masaya nga at punong-puno ng pampaswerte yung pagsalubong ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Nagkaroon nga ng fireworks display kagabi, ano? Sa pagsalubong sa Year of the Wood Dragon at yung Jones Bridge, yung nagsilbing fireworks viewing area kagabi, no, habang yung mismong fireworks display ay doon sa Binondo Intramuros Bridge. Ngayong umaga ito, double week, ako'y nag-ikot dito sa Binondo area at binaybay ko itong umpin, ano, magmula rin sa Binondo Church at bagos ako dito sa Santa Cruz Church. At nakita ko dati, rati, no, wala ka na makikita nagtitinda rito. Pero madilim pa lamang, mga bandang alas 5, ay marami nang nakapwesto mga vendor dito, nagtitinda ng mga gulay, ng mga prutas at mga palamuti. Ano. At tawag dito, meron na rin makikita na mga kababayan natin nag-aabang. Meron isang building dito, no, yung nagtitinda ng hopya. Marami nang nag-aabang sa labas ng kanyang pagbubukas. At tiyak ito, mamimili ito ng hopya. At tiko yun lang mga makikita mo, napakaraming tao doon sa harapan ng gusali na yun, mismo doon sa area ng Ungpin. Tumagos kami hanggang dito sa Santa Cruz Church at makikita mo nga na marami sa ating mga kababayan ang natutulog sa bangketa at ang iba naman yan, nagtitinda yung mga vendor at nag-aabang na mga mamimili ngayong umagang ito. Ayon doon sa mga traffic enforcer dito, anytime daw ay nag-aantay lamang sila ng order, isasaril na itong Ungpin upang bigyan daan niya yung pagdiriwang ng Chinese New Year at yung ating mga kababayan na inaasahan dahadag sa Binondo area ngayong araw na ito. Ang inyo kapuso ng Mau de la Cruz, GMA sa Radio DCWB, dapat totoo. Salamat, Mau de la Cruz! Sabalik ko kami, Elora! Elora! Alas 6:15 na ho ng umaga, radyo na! TV pa! Portosya na! Disiplina pa! Double way sa double V! 5S contra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S contra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pangapat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa Double B TV at Department of Health.
sa The Movie. Kasama sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Balik tayo, Double Weng sa Double B. Pinag-uusapan na natin yung panukalang isang daang pisong aumento sa sahod ng ating mga manggagawa. Mm-mm. Alamin natin ang... take naman ang gobyerno dito. Nasa linya natin, walang iba kundi si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Maganda umaga, Secretary Benny. Kami po si Double Weng sa Double B. Happy New Year. Happy Kung Hei Fat Choy, Secretary. Magandang umaga, Double Weng. At magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. At Happy Chinese New Year po. Sa ating lahat. Sir, happy ba kayo doon sa 100 pesos na panukalang batas na dagdag sa sahod ng mga minimum wage earners? Ito po ay nasa plenary na ng Senado. O tingin nyo kulang yan. Weng at Double Weng, hindi naman siguro yung happy o malungkot kasi... Mm-hmm. Pagliliwanag lang kasi siguro para hindi naman ako misunderstood. Minsan parang tingin nila may nagsasabi dumidistansya, hindi sumasang-ayon, sumasalungat. Ang trabaho po ng eksekutibo, in particular Department of Labor and Employment, magpatupad po kung meron pong batas na naipasa. At ang meron pong mandato o autoridad na magpasa ng batas ay ang atin pong Kongreso, both houses, House of Representatives po at saka ating Senado, yung nga nabanggit ni Weng, our savior, salvasyon, ay yung na-i-report na po yung committee, yung kanilang resulta ng kanilang pagtalakay dun sa panukala. Actually, amended version na yon. Opo. Dahil kung natatandaan nyo, ang original nun, sinasabi 150 pa. Kami po, ang aming tungkulin, lalo na po sa pamamagitan ng National Wages and Productivity Commission, magbigay po ng tinatawag na technical inputs. Kasi po, yun nga, bigyan din ko lang, sila po ang magsasaalang-alang at magdidesisyon kung ano sa tingin nila ang dapat na batas na maipanukala. Ako po, sa bahagi po ng DOLE, siyempre kami po ay merong mekanismo na ikangaya nagtitingin doon po sa adjustment sa umiiral na minimum wage po, minimum wage. At ito po yung ating Regional Tripartite Wages Productivity Board. Sa mga nakalipas na panahon naman po, Double Weng, ay nakita po naman namin na ayos naman po pagtatrabaho na itong mga boards. Magbuhat po ito yung matatag noong 1990. 1990 pa po at ang pinakahuli nga pong legislated wage hike noon, national, ay yung 1989 at napagpasyahan po noon na siguro dapat magkaroon tayo ng mekanismo na titingin sa mga ikangay factors, mga elemento na ikangay magbubunsod ng paglago ng ekonomiya, countryside development. Subalit, huwag kakalimutan yung pangangailangan ng manggagawa at kakayahan din po ng mga namumuhunan. So, kung kami po ay siyempre naghihintay po kami dahil out of 16 regions, Double Weng, 15 po yung nakapaglabas na ng kanilang wage order ng nakaraang taon. Ang naiwan na lang po dyan yung Region 11 at alam po naman natin na siguro mahigpit na tinitignan ng mga miyembro ng Tripartite Wages Productivity Board, yung pong mga kinatawan ng manggagawa at saka namumuhunan at ng atin po namang NEDA, DTI at saka DOLE, yung pong kalagayan ng Davao Region. Yes. Kaya medyo maingat po sila dahil ayaw nila sigurong makadagdag pa sila sa pasanin ng mga namumuhunan doon. So medyo sensitibo, kinakailangan po namin ng konting pagbabalanse. Subalit, pag-uulit lang, kung may meron pong mapasa na batas after the deliberation, mangangailangan din po yan ng counterpart. Opo. Sa bahagi po ng House. So, sana po medyo matignan na may proseso at kami po, hindi namin sila pangungunahan dahil nakapagbigay na po kami ng input sa kanila, kaya po na-report out na yung ika nga nasabing committee report ng Committee on Labor and Employment ng Senado. Ano yung input nyo ho?
Ito ba, kasi ang mga business last year pa, may mga pangamba na ho sila dyan na posible ho silang magtaas ng presyo ng kanilang mga produkto o serbisyo. Mm-mm. Anong input na i-submit ho ninyo sa Senado para maipasa itong 100 peso pabor sa mga manggagawa? Una siguro, Weng de la Peña at Weng. Yung pong pinakita po namin na yung pong mga ginagawa ng RTWPBs, yung pong Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, yun nga po, dahil may tripartite components siya, pinakita po namin sa kanila nung nakaraang taon din ay puro consensus ho yung mga lumabas. Ibig sabihin po, may pagsang-ayon ang kinatawan ng magkabilang panig. Ibig sabihin po, isinang-alang-alang at pinabot po namin sa kanila yung ano po bang maging posibleng parang may simulation po, simulation ang tawag dyan, kung ganito ang amount, ano magiging epekto sa atin pong employment level, sa inflation, sa GDP, at yun po, kasama rin po yung sinasabi ng mga namumuhunan na karamihan po ng ating mga kumpanya nandun po sa kategorya ng micro and small enterprises. Baka sama na rin po natin yung medium. So, meron po siyang impact sa kanila. Yung nakaraan pong rounds, halos wala pong impact eh. Yung ibig sabihin ng walang impact, doon po sa nabanggit ko ng mga factors. Meron pong konting pag-apekto sa employment level, pero sa kabutihang palad po, yung nakaraang survey na ipinalabas po ng atin pong PSA, eh medyo maganda po ang statistics may kinalaman sa employment level. Tumaas ang employment rate, bumaba ang underemployment, at medyo meron pong konting pagtaas ang underemployment dahil yung pong December, marami pong business activities na nangangailangan ng mga part-time workers at seasonality po because of the season. So medyo yun po mga bahagi, binahagi namin sa kanila. At, pero yung 100 pesos, Secretary, ano po ang magiging impact base sa pag-aaral ninyo? Sa tingin po namin, yung babatay po doon sa NWPC, magre-range po yun ng karagdagang gastusin, bahagi po ng isang empleyado, magre-range po yun. Halimbawa po sa 6 sa atin po sa NCR, mayroon 610. Ang ano po niyan eh, nagre-range po ng 15 to 25% na additional per employee. Sa sweldo. So yun ang sa sweldo pa lamang po yun. Okay. Wala, hindi pa po yung kasama yung wage-related benefits. Yan po ay gastos, additional gastos ng kumpanya, yung 15% na yun. Yung opo, employer. 15 to 25% po. Pero sa ibig sabihin, mabigat po yun para sa isang nag-ooperate na negosyo. Medyo may kabigatan po dahil nabanggit ko nga kanina, out of more or less 1 million na registered existing businesses po sa atin, magkita 900,000 po niyan, mga nandun sa kategorya ng micro, small, and so, medium enterprise. At yung mga negosyo na yun, sorry Weng, yung mga negosyo na yun, hindi kakayanin yung 100 pesos? Again po, contentious na naman po yung statement na yan. Sige, lagi po sinasabi, ayoko po kasi na magkaroon ng misunderstanding dahil yes, minsan po merong ano, sinasabi ka, sinabi ni Secretary, wag daw, sinabi ni Secretary ganito, gusto ko pong bigyan din na kami po ay Department of Labor and Employment. At ang labor and employment po, ang aming pong constituencies, labor at saka employer. So there is really a need for us to look at how we can preserve employment, and actually the most important thing is continue to create makalikha pa po ng karagdagang hanap buhay para ma-sustain po sana natin yung employment level. Kasi po pag nakikita namin na ang mga hanap buhay po ay higit kaysa dun sa mga naghahanap ng hanap buhay, pwede pong maglaro yung tinatawag natin na market forces. Yes. Mahirapan ka makakita ng manggagawa. Kung gusto mong makakita ng manggagawa, sumabay ka dun sa mga benepisyon na inahanap at gustong makita ng mga manggagawa na ipagkakaloob sa kanila. So yun po yung mga konsiderasyon na medyo dapat din dapat na isinasaalang-alang dahil tayo po ay nagsisimula pa lamang na bumangon pagkalaban po ng 2-3 taong pandemya. At dapat po talaga agapayanan natin ang atin pong mga maliliit na negosyo rin. Okay. Yung mga maliliit na negosyo ho ba ay pwede hong ma-exempt na lamang ho sila dito, hindi sila kasama kasi baka hindi nila kakayanin nga. Mahirap po kasi din na laging yung nga ho, exemption. Komisyon na nagdudulot din yan ng kumbaga sana mayroon ding nagre-react na nagpapalabas nga kayo ng mga wage order pagkatapos may exemption kayo. Hindi po ba para pong merong may solusyon tapos mayroon din lumalabas na kaakibat na problema. Parang kaya nga po itong nakita namin na ganyang sitwasyon. Every time naman ho, siguro gusto ko lang din sabihin na ang pwede pong makinabang directly dun sa mga ginagawa namin sa
minimum wage adjustment, more or less more than 4 million po yung ating minimum wage earners. Mm-hmm. Pero hindi po doon humihinto ang komputasyon dahil meron pong tinatawag din na prinsipyo ng wage distortion. Opo. Ibig sabihin niyan, yung mga inabutan, nilampasan, dahil doon sa ibinigay, pinagkaloob na wage adjustment, dapat po na i-address yun. Otherwise, meron kang demoralisasyon sa iyong sariling paggawaan. So, okay. Secretary, hindi pwede na minimum wage earner lang ang tataasan mong sweldo, Secretary. Pag nagbigay ka ng 100, kailangan mo kahit pa paano may dagdag din yung above minimum wage. Tama po yun, Weng. Dahil doon po naman sa amin ding datos, no, kung meron pong minimum wage earners na more than 4 million, meron pong indirectly makikinabang na more or less doble po ng number na yon. Mm. Mga 8 million, dapat magkaroon po ng adjustment as a result of distortion. Medyo mabigat, Secretary. So mahirap pa, no? Para sabihin ng dole yan ngayon, oh, sige, posible yan. Pwede yan. Oh, hintayin lang namin ang batas. Susunod ang lahat. Maraming salamat po doon sa inyo. Weng de la Peña, maraming salamat po at Weng Salvacion na naunawaan po ninyo. Kasi po minsan na yung lumalabas po na ano, napahayag na sinasabi po ng ilang mga nasa, lalo na po sa bahagi ng mga ating pumakatawan sa manggagawa. Napakaliit nga ng nasa wage board eh. Sabi po namin, minimum lang po ina-address namin. Okay. Dapat po siguro minimum lang ha. Dapat po yung mayroong mga collective bargaining agreements. Tignan din po nila kung paano nila tutugunan batay po dun sa talagang kalagayan ng kanilang sari-sariling kumpanya. Nako, Secretary, magandang umaga po sa inyo. Pasensya na sa aming maagang pang-aabala palagi. Thank you po sa oras. Secretary, thank you ha. Nagpapasalamat din po ako, Double Wing, kasi nagkakaroon ako ng pagkakataon na magbigay din ng informasyon at nang sa ganun mabawasan po yung mga ikangayang misunderstanding, misconception. Mm-hmm. Ang Dolly po, principal, first and foremost, tumitingin po talaga na mapalakas ang hanap buhay, mabigyan ng tamang benepisyo mga manggagawa, at sana po mapanatili po natin yung tinatawag na enabling environment conducive to expansion of business, investment, na lalo na po yung mga inaakit ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglagay ng karagdagang puhunan. So napakahalaga po nitong pagkakataon nito na naibigay nyo sa amin sa Dole. Thank you. Thank you, sir. You're welcome po, Secretary. Thank you. Thank you. Mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Yan. Si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment, mga kapuso. All right. Ayan, on that note, kami po'y magpapaalam ngayong umaga. Sa susunod na Sabado ulit tayo, mga kapuso. Happy New Year! Happy Chinese New Year! Happy Valentine's! Happy Valentine's from this from now. El Bonito Rowena Weng Salvacion. El Bonito Weng de la Peña. Dito lang po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta! Siyempre! Gracias, Señor! Adios, kapuso! Radyo na! TV pa! Cortesía na! Disiplina pa! Double Weng sa Double B! Sa balita, yan ang aming anata. EZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. EZBB Kapuso nyo sa radio. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag. EZBB Super Radio 594 Kapusong Pilipino Lahat Super Radio EZBB Servisyong totoo Walang kinikilingan Walang pinoprotektahan Servisyong totoo lamang Walang iwanan Walang kinikilingan Walang
balita, dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras alas 6:32 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, 10 ng Pebrero, taong 2024. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasaribong balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, bawas presyo sa produktong petrolyo nakaambas sa susunod na linggo. Voter registration aarangkada na sa Lunes. Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, deklaradong no-build zone. Bilang ng mga namatay sa paghuhunan lupa umakyat pa sa 27. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, papalag sakaling ipaaresto ng International Criminal Court. Pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. pinakansela ng korte. Ikatlong joint maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, naging matagumpay. Publiko, lalo na yung mga single dyan, pinayuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalin at alagaan ang sarili sa araw ng mga puso. Yun, pagsalubong sa Chinese New Year sa Maynila, dinagsa. Ito ang Super Balita sa Umaga. Bantay Panahon! Sa ating ulat panahon, umiiral po mga kapuso ang hanging amihan sa Luzon. Dahil dito maaaring maranasan ang maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa Batanes at Cagayan. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan naman ang asahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa makararanas naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil sa easterlies o localized thunderstorms. Bantay Panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang balita, mga kapuso, Cathy San Gabriel, malaki ang tsansa na mababawasan ang presyo ng mga produktong petrolyo sa papasok po na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng buwaba ng piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Not bad. Habang 40 centavos hanggang 60 centavos naman ang diesel. Inaasahan din ang 45 centavos hanggang 65 centavos na rollback sa kerosene. Ang nakaambang bawas presyo sa produktong petrolyo ay bunsod ng paghina ng demand at pagtaas ng produksyon ng langis ng Amerika. Yeah, sa mga unang araw ng linggo, yun nga po, nag-build up yung inventaryo ng krudo ng United States. So, pag nag-build up, sabihin, mahina yung demand, di po ba? Mm-hmm. Tapos, patuloy pa rin naman yung kanilang, nag-increase yung kanilang production ng oil. Pareho kayo sa United States din. Tapos, ang kanila, ang demand po ng, parang nag-slow daw yung demand growth. Ang tinig ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng South at North Luzon Expressway simula kahapon dahil sa long weekend para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Ayon kay Robin Ignacio, Senior Traffic Manager ng NLEX at SCTEX, inaasahan pa rin nila ang dagsa ng mga motorista palabas ng Metro Manila ngayong araw. Sinabi naman ni Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB, sa linggo hanggang sa Lunes ng umaga, inaasahan naman ang dagsa ng mga motorista pabalik sa Metro Manila. Nagpaalala rin si Corpus sa mga motorista na maniningil na ng toll ngayong araw sa bagong seksyon ng Calax o Cavite Laguna Expressway. Toll fee po, nababayaran nung gagamit sa seksyon na yan, yung from Silang East interchange up to Silang Aguinaldo, which is 3.9 kilometers. Ang distance po ay 17 pesos per class 1, uh-huh. 35 pesos per class 2, at 52 pesos po per class 3.
Ang tinig ni Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB. Inaani na ngayon na Kati San Gabriel na mga magsasaka sa bayan po ng Vintar, dyan yan sa Ilocos Norte, ang mga tanim nilang palay dahil sa banta at posibleng efekto ng tumitinding El Nino. Ayon sa mga magsasaka, sinabay na rin nila ang pag-aani ngayong mataas ang bentahan ng palay. Maaga rin ang naging anihan sa Orion Bataan kung saan water pump ang gamit ng karamihan. Pero pagkatapos nito, titigil umano muna sila sa pagtatanim ng palay dahil sa hirap sa patubig. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nagsimula na ang maagang pag-ani ng mga palay sa iba pang probinsya gaya po sa probinsya ng Isabela. In other areas, they will start harvesting in March. At present, nasa stage sila ng production na kailangan talaga ng tubig. No? Kaya kung maubusan sila ng tubig ngayon, pwedeng ma-affect yung harvest nila sa March. Ang tinig ni Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperative. Pagtitiyak naman ng National Irrigation Administration o NIA, plano nila ang pagdaragdag ng supply ng patubig at kung ano ang mga dapat itanim. Meron kaming local flows na iba, pwede naming itap. Kung hindi talaga kaya, pinagtatanim na ho namin ng high value crops yan. Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, kaugnay nito, gumagawa na rin ang mga paraan ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka. Gusto natin, of course, very minimal yung damage. Gaya nung ginagawa rin ng NIA, they're maximizing yung area na may irrigation at tinataniman din ng hybrid ngayon. Ang tinig na Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng DA, samantala mababa ang naasahang ani ng palay sa Kasiguran Aurora dahil naman sa peste. Dahil dito, talo umano ang mga magsasaka kahit mataas ang benta ngayon ng palay. Tinamahan ng bisesto, dagat, saka ay black bag. Anaanin ko lang doon sa 2 hektarya mahigit eh. Noong nakaraan, 77. Ngayon, 43. Kaya talo. Ang tinig ng kapuso nating magsasakang si Noriel Soriano. Ito ang Super Balita sa Umaga! Nakuha naman natin, Kati San Gabriel, mga kapuso, ang area ng Aklan. Epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa Kalibo, Aklan, abe, pinaghahandaan na. Mabuti naman. Ikaw na nga magbigay ng detalye. Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, magandang umaga. Magandang umaga, Emil at Kathy. Naghahanda na ng ilang contingency measures sa epekto ng El Nino phenomenon ang Metro Kalibo Water District o MKWD na pangunahing source ng tubig sa bayan ng Kalibo at ilan pang mga bayan sa lalawigan ng Aklan. Simula pa noong nakaraang taon ang maglabas ng warning ang PAGASA hinggil sa El Nino ay nagsagawa na sila ng ilang repairs at maintenance work sa mga water pumping station. Patuloy din ang pagsasagawa nila ng monitoring sa mga water sources kabilang na ang Aklan River. Handa na rin umano sila oras na magkaroon ng water shortage dahil may ilan pa namang alternatibong mapagkukunan ng tubig gaya na lamang sa mga deep well. Ako si Ava Marie Moises ng Super Radio Kalibo, nag-uulat para sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Sa ibang balita, umakyat na sa 27 ang kabuang bilang ng mga namatay sa paghuhunan lupa sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Yan ay matapos ma-recover kahapon ng 16 na bangkay. Sa ulat ng GMA Regional TV 1 Mindanao, tukoy na ang pagkakakilanlan ng 8 sa mga biktima habang 8 pa ang patuloy na inaalam. Sa pinahuling tala ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 32 individual ang sugatan habang patuloy na hinahanap ang 89 na iba pa. Samantala, nahukay ng buhay ang isang 3 taong gulang na babae na halos 3 araw nang nakabaon sa gumuhong lupa. Kaugnay nito, 30 tauhan ng MMDA ang tumutulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ayon kay MMDA Assistant General Manager David Angelo Vargas, 10 araw na mananatili ang MMDA team sa Davao de Oro. May dala silang mga water purifier na kayang lumikha ng 180,000 na gallons ng malinis na tubig kada oras para sa mga residente ng mga apektadong barangay. Inirekomenda noon pang 2018 ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 na i-relocate ang mga nakatira sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa MGB Region 11, ang lugar ay bahagi ng tinatawag na Philippine Fault. Naiwasan sana umano ang trahedya
kung nasunod ang kanilang mungkahing ilipat ang mga nakatira roon. Dati na rin nagkaroon ng landslide sa Barangay Masara noong 2007 at 2008. Natukoy na delikado ang lugar sa paghuhunan lupa sa isinagawang geohazard mapping noong 2011 at 2013. Bali po yung area na yun po is play po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault Zone po kasi galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan which is the triggering factor. So yun po, kaya tapos yung terrain niya po is steep, mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line, in terms po sa landslide. Ayan mga kapuso, Kati San Gabriel ang tinig ni Capter Tubo, Chief Geologist ng MGB Region 11. Pakinggan naman natin yung lokal na pamahalaan panlalawigan ng Davao de Oro. Matagal na rin daw nilang idineklarang no-build zone ang lugar. E ba't meron tao roon? Dati na rin nirelocate ang mga residente sa resettlement site ng Apex Mining at Barangay Kinuban, pero bumalik lang umano sila sa lugar. Pero sabi ng Office of Civil Defense, hindi sapat na may malilipatan lamang. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Merong likelihood, ano? Sustainable. Planuhin lang natin mabuti. O ano palagay mo, Kati San Gabriel? Ang MGB o ang lokal na pamahalang panlalawigan ang dapat sisihin? Ang tinig ni Edgar Posadas, tagapagsalita ng OCD, National Disaster Risk Reduction and Management Council. Super Balita sa Umaga! Pagkatapos nga ng trahedya, aasahan mo to, Kati San Gabriel, operasyon ng mga minahan sa ibang lugar, sa bayan naman ng Pantukan, sa Davao de Oro, pansamantalang sinuspindi. Ikaw na nga magbigay ng detalye, King Pandia ng Super Radio Davao, magandang umaga. Magandang umaga. Ipinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Pantukan Davao de Oro ang pansamantalang pagsuspende sa operasyon ng mga minahan sa buong bayan kasabay ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa mga minahan. Nagpalabas ng direktiba ang Provincial Environment and Natural Resources Office at PDRMO Davao de Oro matapos matuklasan ang mga bitak ng lupa sa lugar na posibleng magresulta ng pagguho nito. Kabilang sa mga apektado ang ilang purok sa nasabing bayan. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente na sumunod para na rin sa kanilang kaligtasan. Ako si King Padilla ng GMA Super Radio Davao. Nag-ulat pa sa GMA Super Radio DZWB. Dapat na totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, aarangkada na ang voter registration sa Lunes, February 12, at tatagal ito hanggang sa September 30 ngayong taon. Matagal-tagal po yan, maraming panahon. Ayon sa Commission on Elections, nasa 3 milyon ang inaasahang bagong botante. Kaya't kahit holiday ay puspusan ang naging paghahanda nila. All systems go na at talaga po magsisimula na ang voter registration come February 12, 2024. Kahit po 17 years old pa lang kayo ngayon, pero by May 12, 2025, o yung second Monday of May po na yan, ay 18 na po kayo, pwede na po kayong magparehistro. At tatanggapin din po namin yung inyong school ID at yung pong inyong library card. Basta po ito, again, meron pong pangalan, pirma, birthday, at larawan po ninyo. Ang tinig ni Attorney John Rex Laudianco ang tagapagsalita ng COMELEC. Pwedeng magparehistro basta residente ng Pilipinas nang hindi bababa ng 1 taon at 6 na buwan namang residente sa lugar kung saan nais bumoto. Magdala lang ng inyong valid ID gaya ng National ID, Postal ID, Student ID, Senior Citizen ID, Driver's License at iba pa. Kung wala namang valid ID, maaaring ipresenta ang barangay certification. Para mailapit ang registration sa mga botante, magpupunta rin sa mga mall, malalaking establisimiento, opisina at ahensya ng gobyerno at iba pang pampubliko at pribadong lugar ang COMELEC sa ilalim ng Register Anywhere program. Kaya po naming malaman kung kayo ay double or multiple registrant and therefore, pag nalaman po namin yan, maharap po kayo sa kaso ng election offense na may kulong na 3 hanggang 3 taon. Ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito ang Super Balita sa Umaga!
Mga kapuso, ang super balita sa umaga tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga at Linggo naman, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay napapakinggan na rin po nationwide sa pamamagitan ng mga super radio stations sa buong Pilipinas. Oras, alas 6:47 ng umaga, tayo'y radyo na. Double B TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryentipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Balita sa umaga. 10 minuto na lamang bago mag-alas 7 ng umaga, balik tayo sa balitaan, tayo'y radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Papalagan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling arestuhin siya ng mga taga International Criminal Court o ICC. Sinabi ito ni Duterte sa panayam sa kanya sa radio program na Contra Birada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kaugnay sa ulat na may arrest warrant ng ICC laban kay Duterte dahil sa di umano'y paglabag sa mga karapatang pantao sa gyera kontra droga ng kanyang administrasyon. Gate ng dating Pangulo, walang jurisdiksyon ang ICC para siya'y damputin. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bukod dito, nagbabala rin siya sa mga may balak na siya'y damputin. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga puto yan. Ang tinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paniwala rin ni Duterte, Cati San Gabriel, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. At hindi rin umano siya hihingi ng tulong sa Pangulo.
Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ang kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, tanging Philippine National Police at ibang law enforcement agencies lamang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Matyaga pa rin naghihintay ang mga biktima naman ng gyera kontra iligal na droga noong Administrasyong Duterte sa mga susunod na mangyayari. Ito ang kasunod na ulat ng mayroon ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa mga umano'y paglabag noong gyera kontra droga. Nasa political will nila ni Pangulong Bongbong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya hindi umano dapat magpakakampante ang dating Pangulo. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, 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 I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest or implement arrest this person or implement the warrant. So wag din siyang pakakasiguro. Yan po ang tinig ni Attorney Cristina Conti, abogado ng mga biktima ng drug war. Samantala, sa survey ng Social Weather Station, o SWS, noong December 2023, naniniwala ang 53% ng mga Pilipino na dapat imbestigahan ng ICC ang umano'y drug-related killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Naniniwala rin ang 57% ng mga Pilipino na dapat payagan ng gobyerno ang pagsisiyasat ng ICC sa umano'y drug-related killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pero binigyan din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat sumunod sa konstitusyon at batas ng Pilipinas ang international bodies na nasa bansa. Iginit ni Remulla na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim na matatag at gumagana ang sistema ng hustisya sa bansa at may kakayahang pangalagaan ang karapatang pantao. Pinakakansela ng korte ang pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon sa Department of Justice o DOJ, nakatanggap sila ng order mula sa Manila Regional Trial Court Branch 51 na may petsang February 8, 2024 na naguutos ng agarang pagkansela sa pasaporte ni Teves. Ang desisyon ng korte ay kasunod na rin ng nagpapatuloy na legal proceedings laban kay Teves na may kinakaharap na multiple murder charges at idineklarang pugante. Gate ng korte, bagaman ginagarantiyahan ng konstitusyon ng Pilipinas ang karapatang bumiyahe ng isang individual, hindi ito absolute at subject pa rin sa restriksyon ng batas. Binigyan din ng korte ang mabigat na kaso laban kay Teves at ang pagtukoy sa kanyang terorista ng Anti-Terrorism Council ang dahilan ng kanselasyon ng kanyang travel documents. Bukod sa pagkansela sa pasaporte, inatasan din ng korte ang National Bureau of Investigation ng NBI na gumawa ng mga sapat na hakbang para agad na maibalik sa bansa ang dating kongresista. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Teves na hindi pa final at executory ang utos ng korte at gagamitin nila ang lahat ng legal remedies para mabaliktad ang utos na ito. Umaasa ang ilang leader ng Kamara na mabilis na aaprubahan ng Senado ang kanilang bersyon ng Resolution of Both Houses Number 6 o RBH6 para sa Chacha. Maliban kasi sa napag-iwanan na ng ibang bansa ang Pilipinas, posible rin kasi anilang abutan nito ng paghahanda para sa eleksyon 2025. Sana ay makinig ang Senado sa panawagan ng ating Pangulo. Umaasa pa rin kami na maipapasa nila ang Resolution Both Houses Number 6 sa Marso tulad ng napagkasunduhan ni SP Migs at Speaker Martin sa harap ng ating Pangulo. Tinig ni House Deputy o House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr. Nauna nang sinabi ng Senado na hindi nila mamadaliin ang deliberasyon sa RBH 6. Ayon kay Senador Sonny Angara, Chairperson ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments, target nilang desisyonan nito sa Oktubre. Nais ng Senado na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito sa pag-amyenda ng saligang batas. Kaya nga gusto ko sabay sa elections para may pananagutan ang mga kandidato, di ba? Kung ano yung posisyon nila sa Chacha, kung hindi magandang paliwanag mo sa entablado, kung medyo hindi mo naintindihan yung issue at lumalabas na hindi mo pinag-aralan at oo ka lang ng oo o hindi ka lang ng hindi, di ba? It will expose people sa totoo lang. Ang tinig ni Senador Sonny Angara.
Matatanda naman na ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta sa pag-amyenda sa saligang batas pero para lang sa pagbabago ng economic provisions at wala nang iba pa. Ito ang Super Balita sa Umaga! Samantala, nasa linya po natin si Ginong Edward Makapili. Siya po ang Executive Assistant for Communications and Public Information ng Davao de Oro LGU. Alamin natin yung pinakahuling ulat tungkol sa rescue at retrieval operation sa Maco, Davao de Oro kasunod na naganap na landslide kamakailan. Maganda umaga. Saan tayo hinahanap dyan? Oo, maganda umaga po sa inyo, Ginong Makapili. Welcome po sa programa. Salamat po sa paglahok ninyo sa amin, sir. Yes, magandang umaga po sa inyong dalawa at maraming salamat po sa pagkakataon na tayo makapagbigay ng impormasyon dito po. Mm-hmm. Ang pinakahuling ulat po na nakarating sa amin ay 27 ang kabuang bilang ng mga namatay sa pagguho ng lupa. Ito pa rin po ba ang latest na datos mula sa inyo? Opo, ito yung pinaka-latest na datos. Ito po ay matapos na around 4 o'clock sa kahapon na pinigay po ng ICP, yung Incident Command Post natin. Siya naman po ang official na nagbibigay ng mga datos sa tungkol po sa mga bangkay na nahukay, mga injured individual at saka yung mga missing individual. Mm-hmm. 80 ang kasalukuyang pinaghahanap pa at ilang araw na po ito, Ginoong Makapili. Ano po yung dahilan ng medyo pagtatagal? Nahihirapan po ba sila dahil umuulan pa? Kulang po ba sa tao o kulang sa gamit? Yan pa yung isang binabanggit eh, no? Yung masamang weather condition. Kumusta mm-hmm. na ho ba yan? Opo. Unang-una po sa kapal po ng lupa na bumagsak doon, nakatabon sa mga biktima kasi napakalaki ng bukid niya na landslide. Pangalawa po is yung iniingatan po ng mga rescuers. Kaya nga hanggang ngayon ginagamit pa yung term natin na search and rescue mm-hmm. operation. Hindi pa po sa retrieval. Dahil po baka kapag gamitan po natin yung mga heavy equipment, ay may mga taong tatamaan. Actually, dapat kahapon, search and retrieval na. Kasi sabi ng mga rescuers na dapat 48 hours lang yung search and rescue. Then the governor, Justice Dorothy Gonzaga, hold up a meeting with the mayors and ask if baka pwede pang i-extend yung search and rescue. Huwag muna yung search and retrieval. And nobody objected. So effective yesterday, na-extend yung another 48 hours yung search and rescue. Mm-hmm. Kasi because may nakuha pa pong buhay, na bata. Opo. Dahil doon, na nagbigay po ng pag-asa na may mga buhay pa talaga kasi nga yung bata ay 60 hours na natabunan. So until today po, search and rescue pa din po. And may mga nadagdag naman ng mga rescuers. In fact today, darating yung Rescue 911 ng Davao City. After that, maybe the governor will decide na maging search and retrieval na. Opo. Sir Edward, alas 7 ng umaga. Kamusta po ang weather? So far ngayon po, lumabas na po sa sharing araw. Kasi po for sana the past days, bumalik yung trough of LPA. Mm-hmm. Kaya nung effective nung Wednesday at saka Thursday and kahapon, nahihinto yung search and rescue around 4 o'clock in the afternoon kasi nga masama ang panahon. Opo. And the ICP, the Incident Command Post Commander, Congressman Attorney Raul Peter Gonzaga, will not also compromise the safety of the rescuer. In fact po, kahapon, may movement po, parang kunting lindol. Opo. Kaya po nagsipagtakbuhan yung mga rescuer.
Opo. May movement dun sa sa landslide area. Opo. Kasi magtatanong lamang ako ha, dito sa tatlong taong gulang na batang nailigtas ng tropa ninyo, Sir Edward. Paano ito? Disgrasya lang ho ba siyang nakuha o meron ba kayo naging lead na umiiyak ba yan? Narinig nyo na parang umaatungal yung... Pakikwento nga ho sa amin, Sir Edward. Well, according to the report of the rescuer, meron kasing canine na ginamit at na parang natunto ng canine. Kaya ginamitan nyo ng parang manual na digging po ng rescuer. That's the reason na hindi talaga agad ginamit yung mga equipment. Yung heavy equipment, ginagamit yun para doon sa parang clearing ng yung road kasi may natabunan kasi. And then, yung anticipation ng mga rescuer na on that portion, parang walang tao dyan, doon ginagamit yung heavy equipment muna. And then, on a certain part na they anticipated na may mga tao dyan, doon po ginagamit yung mga manual na digging muna para po kung sakaling may tao, hindi po ma-fatal po ang paghuhukay. So, with the help of the canine, natuntun po yung bata and then ayun, nakuha at buhay na buhay po after 60 hours. Talaga naman. Sir Edward, meron na ho bang impormasyon? Saang pamilya na pabilang itong bata na ito? Ibig sabihin, yung kanyang ama't inay, nariyan din? Yung mga kapatid po, ilang pa yung hinahanap? Kung sakali hong may impormasyon na, sir? Yes, yesterday after na-recover yung bata, nakita kagad sila ng kanyang ama kasi din siya kagad doon sa hospital for checking the medical condition of the child. Eh, yung bata kasi at ng security guard ng Apex Mining. Kasama niya yung isang kapatid niya at yung ina na natabunan. Kaya hinahanap pa din yung ina niya at saka yung isang kapatid niya. Mm-hmm. Okay, ito po ay nadeklara ng no-build zone. Ito pong lugar na ito, tama po ba, Ginoong Makapili? Yes, ma'am. Ito pong mga nakatira dito, ito yung mga residente po ba? Ano po ba yung nature ng mga struktura dito? At bakit po sila nandyan kung no-build zone? Noong 2007 at 2008, nagkaroon na din kasi ng landslide dyan, the same area. For that reason, idineklara na po ng NGB na no-build zone yan kasi nga delikado. Binigyan po ng relocation site yung mga tao dyan, doon sa Barangay Kinuban. But then, dahan-dahan pong bumalik kasi po, civil for convenience reason, dahil malapit lang sa trabaho nila. Kasi yung mga asawa nila nagtatrabaho sa Apex Mining Company. So, dahil po, tumubo muli yung mga kahoy dyan sa bundok na yan. So, feeling nila, safe na muli yung area. Mm-hmm. Masasabi natin, may lapses talaga yung provincial government of the previous administration because they were able just to tolerate the people na bumalik dyan. Mm-hmm. Ang masama pa dyan, may barangay hall na naitayo sa site na yan. So kasama dun yung barangay hall na natabunan. Oo. So syempre, kaya po may barangay hall dyan, may permit po, ano po? Yes, definitely. Kasi nga, yun pong, kung titingnan mo kasi yung site, yung very strategic kasi siya sa pagiging barangay hall. Kaya nga, doon din nilagay yung parang garage ng mga shuttle bus ng Apex Mining. Mm-hmm. Kaya kasamang natabunan yun. Mm-hmm. Ito po bang mining site na ito, ito po ba'y posibleng naka-apekto dyan kaya nagkaroon ng landslide din? Isang dahilan po ba yan? Humina yung lupa, Sir Edward. Tama po ba? The analysis of the Ardana team of the Provincial Disaster Risk Reduction Management and even the ICP, they were not able to attribute the landslide sa mining operation. Kasi unang-una, hindi naman tunnel ang naging nag-bar down. It was a landslide, yung outer part of the mountain. For the past weeks, una, nagkaroon ng shoreline sa Mindanao.
that was about almost 6 days heavy rains. Nahinto siya. Then after a few days, pumasok si trap of LPA na siya naging dahilan kung bakit lubog sa tubig ng maraming bayan ng Davao de Oro. Hindi nga lang Davao de Oro yun. Entire Mindanao. That's the reason na pumunta si Presidente Bongbong Marcos. And the analysis was the land absorbed volume of waters. Pero yun na sabi sa analysis na more than 6 days na din na walang ulan nung nihinto yung trap of LPA last week Thursday. So from that day up to nangyari yung landslide, wala na pong ulan, mainit na mainit. Kaya lang, sabi nila, basang-basa pa sa ilalim ng lupa dahil sa daming tubig po na na-absorb. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po sa inyo, sa inyong panahon at balitaan niyo po kami sa mga susunod na araw, Ginoong Makapili. Good luck ha, Sir Edward. Pagdarasal ho namin na mas marami pa ho tayong ma-rescue. Ano po? Thank you po. Thank you. God bless. Mga kapuso, ating po nakapanayam, Ginoong Edward Makapili, Executive Assistant for Communications and Public Information ng Davao de Oro LGU. Ito ang Super Balita sa Umaga! Oras, 8 minuto po makalipas ang alas 7 na umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Tayo radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso!
Super Balita sa Umaga. Balik tayo sa balitaan, Cathy San Gabriel, mga kapuso. Isinuko sa otoridad, eto na yon, isa sa mga kontrobersyal na napag-usapan nito, ang mamahaling kotse na kung tawagi Bugatti Chiron na naipasok sa bansa nang hindi dumaan sa Bureau of Customs. Batay sa impormasyon, nagkakahalaga ng humigit kumulang 160 million pesos ang kotse bago pa ito mapatawan ng import taxes. Sa pamamagitan ng abogado ng may-ari, isinuko nito ang sasakyan na ilang linggo na ring pinaghahanap ng customs. Isa lang ito sa dalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng ahensya dahil ipinuslit sa bansa. Inaasahan namang makahanap sa mga susunod na araw ang isa pang Bugatti Chiron. Natanggap tayong mga information na merong dalawang expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakakapture na po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. Ang tinig ni Alvin Enciso, Director ng Customs Intelligence and Investigation Service Director ng BOC. Alam mo sino may-ari? Sino? Alas 8:15, sasabihin ko sa'yo. Sa paliwanag na may-ari na sasakyan, nabili lang din naman niya ang mamahaling sasakyan sa isa pang tao sa Metro Manila. Dahil dito, pinaghahanap na rin ang nasabing nagbenta ng kotse. Umabas ka na rin para di ka maipit. Kung hindi makahanap ang kasalukuyang may-ari na sasakyan umano, ang mananagot sa batas. Inaasahang makatatanggap ng bayad ang iba pang overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho matapos mabangkarote ang kanilang employers noong 2015 at 2016. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nasa 300 cheque ang makiklear na sa mga susunod na linggo. Mula yan sa mahigit sa 1,000 claimants na nakatanggap na ng bayad nitong Enero na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 800 sa mga ito ang nakapag-encash na ng cheque mula sa isang bangko sa Saudi. Sa susunod na buwan naman, nakatakda ring ipamahagi ang 400 pang cheque sa OFW claimants. Sa tala ng Department of Migrant Workers, mahigit sa 10,000 OFWs sa Saudi na nawala ng trabaho ang naghihintay ng hindi pa nababayarang sweldo. Ito ang Super Balita sa Umaga! Oras, alas 7:14 ng umaga, tayo'y radyo na. Bubble Bee TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin ring merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag ring kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready.
Balita sa Umaga. Naging matagumpay ang ikatlong Joint Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kahapon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang aktibidad ay nilahukan ng BRP Gregorio Del Pilar ng Philippine Navy at ng USS Gabriel Giffords ng US Navy. Sabay na naglayag ang dalawang barko at nagsagawa ng advanced planning at maritime communication operation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na ipinakikita nito ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Gayun din ang pagtataguyod ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region at mas malakas na kooperasyon para mapahusay ang maritime capabilities ng dalawang bansa. Nagsagawa rin kahapon ng routine patrols ang militar naman ng China sa South China Sea. Sa ulat ng GMA News Online, batay sa Reuters, sinabi niyang ng Chinese People's Liberation Army sa kanilang WeChat account na nananatili itong alerto sa lahat ng oras. Babantayan umano nila ang kanilang soberenya, seguridad at maritime rights. Super Balita sa Umaga! Paghahanda para sa seguridad ng Kalilangan Festival, puspusan na. Detalye hatid ni Jerwin Paglinawan ng Super Radio Jensen. Jerwin. Kati Emil, naghahanda na ngayon ang pamahalaan lungsod ng General Santos City para sa nalapit na Kalilangan Festival 2024. Tunayan, ipinatawag ni Mayor Lorely Pacquiao ang mga opisyales ng General Santos City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Nico Brizola Jr. para talakayin ang latag ng seguridad sa naturang aktibidad. Sinabi ng alkalde na layunin ng pagpulong na matiyak ang tasa ng mga dadalo sa pagdiriwang kasama na ang mga aktibidad na gaganapin. Kabilang narito ang Singing for Peace in Mindanao na inisiyatibo ng GMA Radio Barangay FM Super Radio Jantan sa pakipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Ang Singing for Peace in Mindanao ay bahagi ng aktibidad ng Kalilangan Festival na gaganapin sa Pioneer Avenue crossing Malsaysay Avenue ngayong February 19. Ako, si Jerwin Paglinawan ng Super Radio Jantan. Nagulat para sa Super Radio CCWD. Dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga. Kinondena ng pamahalang lungsod ng Angeles sa Pampanga ang sorpresang demolisyon umano ng Clark Hills Properties Corporation na lumabag daw sa kasunduan. Iginit naman ng Clark Hills Property Association na tumupad sila sa kasunduang tigil demolisyon sa Barangay Anunas sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Jenner Endona, wala silang ginawang demolisyon hanggang matapos ang Kapaskuhan, bagay na kanila umanong ipinangako sa isang pulong. Nagpahayag din naman sila ng intensyong mag-donate ng isang ektaryang lupa sa malilipat na mahihirap na mga residente. Dagdag pa ng Clark Hills, mula 2023, humingi sila ng listahan mula sa lokal na pamahalaan ng mga pangalan ng mga mahihirap na pamilya mula sa lugar, pero hindi pa nila ito nakukuha hanggang ngayon. Tumalima rin umano sila sa nauna nilang pangako na hindi nila gagalawin ang maliliit na bahay ng mga indigent sa pagpapatupad ng writ of demolition. Nangako rin ang kumpanya na hanggang walang malilipatan, hindi nila isasagawa ang demolisyon. Kaugnay nito, muling hiningi ng Clark Hills ang listahan ng mga indigent family sa lugar para makabigay umano sila ng alternatibo para sa relokasyon. Ayon naman sa mga residente, inaresto noong Huwebes ang dalawang lalaki kabilang ang isang menor de edad na na-turn over na sa DSWD. Ayon sa Angeles City Police, isang dosenang pulis at 10 miyembro ng demolition team ang nasugatan sa gulo. Walang pakundangan umanong nagpaputok ng baril ang isang lalaki sa Calamba, Laguna. Sa eksklusibong ulat ng GMA Integrated News, sinabi ng Calabar Zone Police na isa ito sa dahilan kaya't nag-issue sila ng search warrant laban kay Denji Mendoza Carlos. Sinalakay ang bahay ng suspect na pumalag ng abutan ng mga otoridad. Na-recover sa loob ng kanyang kwarto ang isang improvised shotgun, mga baril at bala. Nabatid na hindi lisensyado ang baril ng suspect na maharap sa reklamong illegal possession of firearms. Nasa gift ng mga otoridad ang isang bagong silang na sanggol na inabandona ng kanyang ina sa palikuran ng isang gasolinahan sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Napanood mo yung video, Kat? Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babae na naglalakad papunta sa palikuran ng gasolinahan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ng palikuran ang babae. Ayan, naka-brown, no? Matapos nito, nadiskubre nang sumunod sa kanyang magbanyo ang sanggol na siya rin tumawag sa mga pulis. Ayon sa QCPD Station 9, maraming dinaanan na gasolina ng buntis bago tumigil sa naturang gasolinahan
nakatabi lamang ng police outpost. Nakuna naman ng CCTV ang tumatakas na SUV sa Kalayaan Avenue at naplakahan din ito. AUV pa yan, AUV yan, no? AUV. Kaya hindi umano magiging mahirap ang pagtunton sa ina ng sanggol at tatlong iba pa niyang kasama sa sasakyan. Sa ngayon, ligtas na ang sanggol na lalaki na inaaruga sa East Avenue Medical Center. Sumalang sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series, sa mga student-athlete ng Jose Rizal University at San Beda University bilang bahagi ng Road to Season 100 ng NCAA. Layo nitong palawigin ang koneksyon at inspirasyon nila hanggang sa digital platforms. Dumalo sa aktibidad ang Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News at Regional TV and Synergy na si Oliver Victor Amoroso. Kunda na tayo ng 100 years. Mas malaki ang responsibility. Kailangan nating matutunan ang social media. Kahit ako, I continue to learn about these platforms. Kasi kung anong alam ko today, o ngayong umaga, nagbabago na naman mamayang gabi, o mamayang hapon, o bukas. Kaya ano ba itong social media at gaano ba ito kahalaga? Ang tinig ni Oliver Victor Amoroso, Senior Vice President at Head ng GMA Integrated News at Regional TV and Synergy. Sa tulong ng GMA Digital Team, ibinahagi ang tama at responsabling paggamit ng social media bilang mga atleta sa digital era. Mayroong ding interactive activities kung saan nag-on-the-spot editing at posting ang mga atleta. Me and my teammates, especially in this generation, lots of people depend and use social media almost 24/7. So this was a big experience. Tinuruan kami kung paano ma-promote yung sarili namin as an athlete sa social media. Kung ano yung mga dapat mong i-post and yung mga dapat na hindi i-post. Ang tinig ni Jomel Puno ng San Beda Red Lions at Sean Argente ng JRU Heavy Bombers. Apat na araw bago ang araw ng mga puso, Cathy San Gabriel, ikaw ba anong plano? Meron ka na bang gustong pumuntahan? Ano ba? Sa secret. Valentine. Secret. Secret, ha? Sige. Mahalin ang sarili ngayong buwan ng mga puso. Ayan, mahalaga yan. Hindi lang ngayong buwan ng mga puso. Araw-araw. Mahalin ang sarili. From January to December. Self-love, oo. Alam mo ba kung kanino galing yan? Yan ang payo ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko sa video message na nakapost sa kanyang official Instagram account. Sinabi ng Pangulo, Cathy, na dapat mahalin at pangalagaan ng bawat isa ang kanilang sarili. Sa paanong kaparaanan ba yun? Hindi binanggit ng Pangulo. Sa mga single, dapat anyang alagaan ang puso dahil walang ibang mag-aalaga sa kanila, kundi ang kanilang sarili. Manungkot naman ng cut ko na. Ba't naman malungkot? Hindi malungkot yon. Tama lang yon. Kundi ang sarili. Love yourself muna bago mo mahalin ang iba. Ayaw. Okay. Hugot. Oh. Naging makulay naman at masaya ang pagsalubong sa Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Marami ang dumayo sa lugar para makipagdiwang. Kahit saan lumingon, mayroong atraksyon gaya ng mga Chinese mascot at anime. Para naman makaakit ng swerte, may mga lugar para magsunog ng wishing paper at iba pang ritual tulad ng pagsisindi ng insenso. Mabenta rin ang mga lucky charm na pinaniniwala ang magdadala ng biyaya sa bagong taon. Gayun din ang ilang sikat na Chinese food tulad ng tikoy, hopia, mooncake at mochi. Pero ang pinakaabangan ang pagtatanghal ng lion dance at dragon dance. Nagkaroon din ng fireworks display sa Binondo Intramuros Bridge na tumagal ng mahigit sa 10 minuto ayon kay Manila Police District o MPD spokesperson Police Major Philip Ines. Walang naitalang anumang untoward incident sa pagsalubong ng Year of the Wood Dragon kanina. Ito ang Super Balita sa Umaga! Balikan po natin ang ulo ng mga balita. Bawas presyo sa produktong petrolyo nakaambas sa susunod na linggo. Voter registration aarangkada na sa Lunes. Barangay Masara, Maco, Davao de Oro, Delicado o deklaradong no-build zone bilang na mga namatay sa paghuhunan lupa umakyat pa sa 27. Dating Pangulong Rodrigo Duterte papalag sakaling ipadampot siya ng International Criminal Court. Pasaporte ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. pinakansela ng korte. Ikatlong joint maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea naging matagumpay.
Publiko, lalo na ang mga single, pinayuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na mahalin at alagaan ang sarili sa araw ng mga puso. Love yourself. Pagsalubong sa Chinese New Year sa Maynila, tinagsa. Katiin lang natin, happy birthday kay Louis Salandanan Reyes ng Binyan Laguna na ngayon ay nasa Hong Kong. Kyong hee wat chai, kung hee fat choy. Happy birthday, Eleuterio Caustino Jr. Good morning and happy listening. More power, Attorney Robby Consuni, ang presidente po ng Land Rover Club of the Philippines. Ang pagbate ay mula po kay Engineer Philip Santiago II at ng Land Rover Dirty South Group. Attorney Trina Alcantara ng PNPES ay nanonood at nakikinig, Kati, Lucena, Azor, and Cabariban Family. Carl Miguel Santiago, ang aking pamangkin. Maganda umaga sa iyo. At yung aking pinsan, isa na lamang, Kati, si Dennis Santarinala ay magsasagawa ng pa-seminar yata ito. Hindi ako nagpo-photography. Black and white film portraits, large format, 8x10. Ano ba ito ibig sabihin nito? Nag-aaral ako niyan dati, nung college. Eh, baka interesado ka. February 17, alas 3 ng hapon, sa The Lounge at Sunny 16. Diyan yata sa Matino Street, Quezon City. Kayo po ay binibigyang paalam dito. So, babay na. Sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaki mga balita. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Emil Sumangilan, GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang super balita sa umaga. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radyo DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikili. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZBB Super Radyo 594. Kapusong Pilipino. Lahat Super Radyo. DZBB Serbisyong totoo. Walang kinikilingan. Walang paano sisigla ang iyong katawan?
7:33 na po ng umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double P Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Magandang Sabado ng umaga, Kyong Hee-Wa Chai, para po sa lahat ng ating mga Chinoy na nakikinig po ngayong umagang ito, di ba? At syempre para doon sa mga naghahanda na ng kanilang puso para sa Valentine's Day, good morning! Sana ho ay literal na gumagana ng maayos ang ating pong tibok ng puso, ha? Ilaan ho natin ang ating pagmamahal, sabi nga, sa pang-araw-araw, hindi lamang tuwing Valentine's Day. Dahil syempre ang pangangalaga po ng ating puso, everyday. Kaya naman yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ng Sabado. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Siyempre magkakaroon din ho tayo ng mga Pinoy MD na gagabay po sa atin. Siyempre pagdating sa ating kalusugan, isa pong cardiologist para naman sa usaping puso. Literal, ha? Kaya po mamaya ipadala nyo ho sa amin ang inyong mga katanungan. DZBB Text Connect 0917-594-5941. Ulitin natin yan mamaya, ha? Pero mag-isip-isip na ho kayo ng mga gusto nyong itanong tungkol pa rin po sa inyong pangangalaga ng puso, pagtibok, ha? Huwag nyo lang akong babatuhan ng mga broken-hearted dyan ng mga advice, ha? Sa susunod na topic naman yan. Pero hindi lang ho yan ang ating hinanda para po ngayong umagang ito. Dahil para ho doon sa ating mga artists dyan, sumasakit-sakit na ba ang inyong mga kamay pagka kayo ho ay nagdo-drawing, nagpipaint, di ba? O kaya yung mga ibang mga gawaing bahay pa, isama na ho natin. Basta in general, hand pain. Masakit na bang kamay ninyo sa kakagawa po ng inyong mga obra? Lalong-lalo na doon sa ating mga artists dyan. Hello and good morning. Mamaya ho may makakasama rin tayong isa pang doktor para pag-usapan. Paano ba natin na, syempre, maiibsan yung mga sakit, di ba? Lalo na kahit nasabihin na natin kamay lang yan. Aba, pagka marami hong trabaho, ha, ang kamay natin, syempre, di ba? Dyan ho talaga tayo dapat, kumbaga, nagbibigay ng daan para, syempre, doon sa mas magagandang trabaho natin, di ba, sa buhay. So, kailangan pangalagaan lahat ng parte ng katawan. Alright, 7:36 na po ng umaga. Ito muna mga kapuso, ha. Huwag ho tayong pahuhuli no, sa mga malalaking balita at talakayan sa malaking issue. Subscribe na po tayo sa YouTube channel ng DZBB. Yehey! Magtungo po tayo sa @DZBB594. Ito po ay small caps. Diyan po yan sa YouTube at mag-subscribe. Ha? Ito ho, small letters ang DZBB. Ha? Ang ilalagay po natin, @DZBB594. Hanapin nyo na ngayon kami dyan sa YouTube at mag-subscribe na po sa aming YouTube channel sa DZBB. Ayan. And speaking of malalaking balita, eto na tayo, ha. Pag-usapan na ho natin at maglibot-libot na tayo ngayon sa mga pinakamaiinit na balita around the metro. Eto na. Umpisahan po natin, mga Pilipino dyan sa Brazil, pinag-iingat dahil po daw sa tumataas na kaso ng dengue roon. Mau de la Cruz, para sa detalye. Aba, tungkol pala ito sa Brazil, ano? Madengue rin sila doon, parang tayo lang. Mau, good morning! Ganun na nga, Connie, ano? Pinag-iingat nga ng embahada ng Pilipinas lahat ng Pilipinong naninirahan sa Brazil dahil sa tumataas na kaso ng dengue na naipapasa ng lamok na Aedes sa Aegypti. Ang estado ng Minas Gerais, Goas at itong Acre, ang kapital ng bansa na Brasilia at ang lungsod ng Rio de Janeiro, lahat ay nagdeklara na ng public health emergency sa ano dahil sa outbreak ng dengue. Ang estado ng Sao Paulo ay nagtayo rin ng isang special emergency center upang labanan ng lamok na Aedes aegypti na nagdadala ng sakit. Ang mga kaso ng dengue sa Brazil ay tumaas ng husto sa unang dalawang buwan ng 2024 kumpara sa overall na mga kaso noong 2023. Dahil sa tagulan, tumataas, Connie, ang transmission ng mga sakit. Ang naiipon na tubig ay nakatutulong sa pagdating
dami ng lamok na lalong nagpapalaganap ng sakit, ano, pahin ng embahada kung makaranas ng sintomas tulad ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pantal at iba pa, umiga agad ng tulong medikal o pumunta sa pinakamalapit na health service. Sa ngayon, isa lang ang dengue vaccine na nakarehistro sa Anvisa. Ito yung FDA nila, ano, na available sa pribadong sektor. Pinalalahanan ng mga Pilipino na mahigpit na sundin, mga lituntunin para sa pag-iwas at pagkontrol ng dengue at iba pang mga virus na inilathala ng mga official channel ng health department. Ang pinakamahusay raw na paraan upang labanan ng dengue ay iwasan ang pagdami ng lamok, protektahan ang inyong sarili at tumulong na alisin o linisin ang mga lugar na pinamumugaran ng mga lamok. Uy, ma'am, ilan ba ang ano natin, mga Pinoy dyan sa Brazil? Hindi lang nabanggit ng embahada ng Pilipinas kung gaano'ng karaming mga Pilipino ang nandoon sa Brazil, pero ang binabanggit nila, limang lugar eh. Limang lugar na. Ako, nakakalat na talaga. Pero sanay tayo dyan, kaya alam na ng mga Pinoy gagawin, ha? Ay, totoo yan. Eh, sabi nga nila, mataas daw yung panganib ng isang epidemya, no? Dulot nga ng sakit na nakukuha sa lamok ng, na ito yung lamok na Aedes, ano? Particular nga yung dengue. Meron pa rin na hindi lang yung dengue na naisasalin ko, ni pati yung chikungunya at yung Zika. Eh, di ba, napaka tawag rito na pa matinding epekto ng Zika. Di ba, pag lalo sa mga buntis, di ba? Yes, ingat tayo nito, dyan. Oo, lumilit yung ulo ng mga sanggol nila pag pinapanganap yun ang epekto ng sakit na Zika. So, doon sa mga babayan natin sa Brazil, konting ingat po. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Maraming salamat, Mau de la Cruz. Ito naman, cleanup drive sa Dampalit Mega Dike dyan naman sa Malabon, nagpapatuloy. Luisito Santos, para sa iba pang detalye, kontrabahayan, cleanup drive. Luisito Santos, good morning. Yes, good morning, Ms. Connie. Nagpapatuloy nga, ito ay sinasagawa cleanup drive ng lokal na pamahalaan ng Malabon City dito sa Dampalit Mega Dike, dito sa barangay Dampalit sa Malabon City. Pinangunahan itong cleanup drive ni DILG Secretary Benon Abalos, DILG Undersecretary for Barangay Affairs Felicito Balmosina at ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval. Ayon kay Secretary Abalos, bagay ito ng kalinisan sa Bagong Pilipinas program na naglalaing malinis ang basura ang lahat ng mga barangay sa bansa. Sinabi ni Secretary Abalos na batay sa datos ay umaabot sa halos 1 kilo ang itinatapon na basura ng kada tao dito sa Metro Manila, kaya malaking bagay ang paglilinis ng basura. Samantala, sinabi naman ni Mayor Sandoval na basura rin ang pangunahing sanhinang matinding pagbaha dito sa Malabon. Sa pamagitan mo ng programang ito ay mababawasan na problema ng Malabon sa mga pagbaha. Samantala, higit naman sa 1,800 mga individual ang lumahok dito sa cleanup drive na nilawakan ng mga estudyante, mga residente, mga tauhan ng City Hall, Philippine National Police at ang Bureau of Fire Protection. Kasabay ng aktibidad na ito ay nanumpat lumagda rin sa isang kasunduan ng mga tumalo sa cleanup drive upang maging aktibong kakabay ng barangay sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Ako, Silvisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Maraming salamat, Luis Santo. Ayan, nabinigyan na kita ng panibagong pangalan. Luisito Santos. Ayan. Thank you, inaanak. Ayan. Ngayon naman po, tuloy-tuloy na tayo sa ating usapang pangkalusugan. Kasi nabanggit ko kanina, di ba, na bukod sa ating pag-uusapan, tungkol pa rin po sa puso, sa kalagayan ng ating puso, sa ating heart health na tinatawag. Ngayon ay, syempre, pag-uusapan din natin yung mga simple daw na sakit, katulad yung mga kumikirot-kirot, nangangalay, at syempre yung sinasabi din na pagka nangangalay, di ba, hindi ka na makapagtrabaho, lalo na dun sa ating mga artists, mga pintor, painters, di ba, yung mga magagaling sa art. Eh ito ho, pag-uusapan natin ang tungkol sa hand pain. Kung kayo ho ay nakakaranas niyan, aba itatanong na natin yung inyong mga katanungan, ha? Diretso na tayo sa ating po namang ipapakilalang Pinoy MD para gabayan po tayo tungkol pa rin sa mga sakit-sakit na yan sa ating kamay, pangangalay, pangingirot, at saka yung masakit, di ba? Kaya itanong na natin sa ating physical medicine and rehabilitation specialist, ang ating pong makakasama ngayon. Nagtapos po ng physical medicine and rehabilitation mula sa St. Luke's Medical Center, Quezon City, ang ating Pinoy MD na si Dr. Lorenzo Martin Dizon. Ang kanyang specialization ni Doc Dizon ay yung joint, bone and muscle pains at disability prevention. Kaya, tamang-tama sa ating topic talaga ngayong umagang ito. I-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Lorenzo Martin Dizon. Magandang umaga! The doctor is in! Good morning, Dr. Dizon. Good morning po.
Ayan. Ito na, pag-usapan po natin yung pananakit ng mga kamay, lalo na sa ating mga artist. Yung mga, hindi naman kahit na sabihin na natin, yung mga pintor, di ba, sa bahay, o pintor man sa mga obra, di ba, yung mga artist natin. Ano ho ang maipapayo ninyo? Kasi sila ho eh, talagang hanap buhay. Ito hong pagpipinta, o pagdodrawing sa mga artist natin. Masakit ang kamay, pangangalay, hindi ho magagampanan yung trabaho na maayos. Una-una po, no, maraming pwedeng dahilan nung pananakit sa kamay ng mga ating mga artist, no, yung mga gumagamit na kanilang kamay sa kanilang trabaho. No? Yes. Pwede ito maaring, pwede ito manggaling sa muscles mismo sa kamay, sa buto, sa tendons o lidded natin. Pwede rin sa nerves po, no, at may iba't iba itong presentasyon. At may iba-iba rin yung diagnostic test dito para malaman natin. Pero ang karaniwan po sa ating mga hand artists, painters o sculptors, ang karaniwan na sakit po ay ang tinatawag na nating repetitive stress injury, no, or overuse injury. Mm. From the name itself na po, no, nung paulit-ulit na walang pahinga. Paggamit ng, yes, walang pahinga. Paulit-ulit na panatili sa isang posisyon ng kamay natin, sa matagal na posisyon ng ating kamay. At yung mga microtrauma po, no, na kapag nagpatong-patong, yun nagkocause ng sakit po dun sa mga structures na yun. I see. Pero may kinalaman ho ba yung edad? No? Kasi minsan habang alam nyo naman, yung wear and tear na tinatawag, di pagka nagkakaedad, parang automatic eh. Biglang isang araw, aray ko, parang hindi ko naman nararamdaman itong pangangalay na ito, mga pananakit ng kamay. So may kinalaman ba ang edad? Yung edad kasi natin habang tayo ay tumatanda, bumabaga din yung recovery natin sa injury, no? So, as tumatanda rin tayo, sabi nyo nga po yung wear and tear. Mas prone din tayo sa arthritis, no? O yung pamamaga. Pati po sa kamay kasi pwede tayo magkaroon ng arthritis. Yung pamamaga, nakasukasuan, o pagkasira ng kasukasuan natin. I see. Kaya po, habang tumatanda, mas talaga tayo. Prone tayo dyan. Pero may kinalaman din ba yan sa kinakain natin? Kasi sabi nung ilan, pag madalas daw kumain ng mga mani, di ba, mas nagkakaroon siguro ng mataas na uric acid. Baka ganun din ba yan? Meron bang connection yan? Depende po ito dun sa dahilan ng pananakit ng kamay natin. Mm-hmm. Kung sa karaniwang artist naman, kung hindi ito arthritis, ang karaniwang pagkain ay pwede naman, no? Okay. Pero hindi po ibig sabihin ay kaya tayong kumain ng kahit ano. Okay. Iwas pa rin tayo dun sa mataba, sa matatamis, at dun sa mga process po ng pagkain. Opo, oo. Pero yung sinasabi kasi minsan, di ba pagka-artist, ang kalaban nila dyan, kapag dinapuan ka ng inspirasyon, walang tigil na yan eh, di ba? Kundi mabibreak mo yung sinasabing artistic juices ng ating mga artist, no? Walang basagan ng trip, sabi nga. Totoo po. So, papaano ang yung, kumbaga, mapapayo? Siguro baka, prior to that moment, no, na sila ay maging inspired, no, sa paglikha. Baka meron na silang dapat gawin ng mga ehersisyo? Pwede pong gawin ang simpleng stretching o pag-warm up ng kamay natin bago ito gamitin sa aktibidad ay makakatulong, no. Yung mga nakikita nating mga stress balls, pwede namang gamitin. Mm-hmm. At mga exercises na pwedeng magpalakas ng ating mga kamay, pwedeng gawin ito bago magsimula ng obra ng ating mga artist, no? Oh, para may para dire-diretso, 'di ba? Yung kanilang paggawa. Yes po, pero para sa akin 'to mainam na mag-plan ahead, no? Pag mag-isip ang artist ng schedule nila na 1 hour ng trabaho, then 10 minutes kulari lang na pahinga, para ma-plan ahead nila yung kanilang pahinga. And dahil importante rin po talaga na kapag sumasakit na yung ating kamay na ginagamit, maipahinga ito para mag-recover. Pero may mga usap-usapin, alam mo naman yan, di ba? Yung mga paniniwala na baka mapasma ka, huwag ka magbabasa ng kamay. Yan ba ay applicable pa rin? Totoo ba ang pasma sa kamay? Hindi po, no? Pwede po tayong maghugas ng kamay pagkatapos ng ating trabaho. Oh, yun naman. Kung ano man ang ginagawa natin. In general, huwag po tayong matakot maghugas ng kamay. Oo. Pero sabi nga nila, di ba, kailangan minsan talagang magtrabaho. Di ba? May deadline na inaabot. So, may kailangang inumin na gamot. Yung mga tinatawag na naproxen, na doc, safe ba yan? Ano ba ang ginagawa niyan para maibsan yung sakit at makapagpatuloy sila sa pagtatrabaho? Ang mga gamot po tulad ng naproxen ay nakapagbibigay ng lunas sakit na naramdaman dulot ng magpanakit ng kamay, no? Importante po sa isang gamot ang mabilis at may epektibong action for faster pain relief. At the same time,
kailangan ng gamot ay may long-lasting effect para for better quality of life ng ating mga pasyente. Oo. Pero, para makabalik agad sila sa trabaho nila. Oo. No? Kaya lang, syempre, tinatakot nung iba, di ba? Pagka may comorbidity ka, bawal kang uminom ng mga kung ano-anong gamot, no? Ito ba safe yung naproxen sa mga may comorbidities, may mga sakit ng dati? May mga pag-aaral na po, no, na nagsasabi ang naproxen ay may pinakamababang cardiovascular risk kapag kinumpara sa ibang mga kalinya niyang gamot, no, ng mga anti-inflammatory medications. I see. Na ginagamit din sa pag-treat o luna sa osteoarthritis o mga sakit sa ating mga kasukasuhan, no. Isa yung naproxen sa preferred na pain reliever kapag ang tao ay may iniindang sakit na katawan. At kung sila ay may mga cardiovascular risk na katulad ng hypertension, mataas na cholesterol o diabetes. Ayan. O yan, Doc. Eh, syempre, bitin yung iba. Gusto magpakonsulta sa inyo. Saan ba namin kayo pupuntahan? Sa Pampanga po, meron tayo sa Apalit Doctors Hospital. Okay. Sa Valenzuela City Care Medical Center. Sa ProHealth and Spinal Physiotherapy sa Makati at sa AMG Facial Clinic sa E. Rodriguez po, Quezon City. Ayan, napakarami naman pala. Pwede natin talagang puntahan at mapagpakonsulta po tayo sa ating eksperto na gagabay sa atin tulad ni Dr. Lorenzo Martin Dizon. Thank you very much po sa inyong paggabay sa amin. Thank you, Ma'am Bonnie. Ayan, mga kapuso, narinig nyo na ha. Sabi nga, di ba, ang ating laging paalala, mismo dapat tinitignan natin yung pag-aaral, no, behind dun sa explanation. At meron yan, syempre itong naproxen nga. Ang taong may arthritis, sinasabi nila minsan, madalas may iba pang karamdaman na iniinda. Kaya dapat careful din ho talaga tayo, ha. Mag-ingat sa pag-inom po ng mga pain reliever. Buti na lang, may Flanax na most prescribed naproxen brand by doctors. May pag-aaral na nga po, sabi nga ng mga doktor, di ba, na ang naproxen, gaya po ng Flanax, ay may mababang risk sa puso. Kaya okay na okay itong inumin. Mabilis pa yung bisa ng Flanax. It works as fast as 15 minutes. Tapos, tumatagal po ng hanggang 12 oras ang ginhawa. Kaya makakapagtrabaho tayo nang wala tayong iniindang sakit. Kaya pag may pangambaho sa pain medicine, don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen sodium is the generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ating oras, 7:49 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, eto na. Ang dami ng tanong tungkol pa rin po doon sa nai-announce ko kaninang pag-uusapan nating topic tungkol sa puso. Pangangalaga ng ating puso, papaano ba natin na malalaman din itong tinatawag na rheumatic heart disease. Ano yan? Sa pagbabalik ho ng Pinoy MD, antabayanan, at syempre antabayanan nyo yung mga tanong na inyo pong pinadala din sa amin. Libreng konsultahan, 7:50 na po ng umaga. Diyan lang kayo. Pinoy MD sa Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Tubig tipid tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
paano sisigla ang iyong katawan. Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Ayan, welcome back sa Pinoy MD sa Double B. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa GTV. Hello and good morning. Ganun din sa Facebook page natin. Sa YouTube. At ganun din po syempre. Of course, sa DZBB 594 kHz. Good morning. Ang ating pong topic tungkol po sa ating heart health, ha? Pangangalaga ng ating puso in time for, syempre, gugunitain natin ang Valentine's Day. Pero ang Valentine's, April 14 lang. Pero ang pangangalaga po ng puso, all year round, di ba? Kaya naman, this morning, minarapat po natin na syempre pag-usapan ang pangangalaga sa ating puso. Makakasama po natin ang isang eksperto, isang Pinoy MD. In fact, ang pag-uusapan natin specifically ay rheumatic heart disease. Ano nga buhay? Bayan, eto na. Alamin po muna natin ang makakasama nating doktor for today. Kasalukuyan po siyang medical specialist too sa Philippine Heart Center at kasalukuyan ding chair ng Philippine Heart Association Council on Coronary Artery Disease. Nagtapos po siya ng medisina mula sa UERM Memorial Medical Center at ng kanyang master's naman in hospital administration. Natapos niya po mula sa Philippine Christian University. Isang valve specialist ang ating pong cardiologist na makakasama this morning. Kaya, i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Dr. Iris M. Garcia. Good morning! The doctor is in! Hi! It's good to be back. Oh yes! Good morning once again, doktora. Alam nyo, pag pinag-usapan ng puso, may mga nagtatanong dito tungkol sa broken heart. Pero hindi ho yan ang ating gagawing topic for today, ha? Literal na pangangalaga sa ating puso. Particular na, yung tinatawag po na rheumatic heart disease. Maybe it's best para ma-explain muna, ano ba itong RHD na tinatawag, rheumatic heart disease? Okay, so rheumatic heart disease, ito yung pagkasira ng mga valves, no? Valvula ng puso natin. So
para magtinanong mo rin valves, yung valve is para siyang pinto ng each chamber of the heart. So meron niyang apat. So for instance, yung left chamber o kaliwang chamber ng heart divided into the upper chamber and the lower chamber, ang parang valve niya is the mitral valve. Ang from the left chamber naman papunta sa aorta, ang valve niyan is the aortic valve and so on. So pagyaan ay nasira because of a particular disease na pinagagalingan ay rheumatic fever. Ayun. So, yan ang parang consequence ng rheumatic fever. So, mm-hmm. This is damage to the valves. Okay, pero rheumatic fever, minsan mga bata rin nagkakaroon yan, di ba, doktora? Yes. So, yes. Ibig sabihin ba kapag instant nagkaroon ka ng rheumatic heart fever, ito ho ba ay magdadamage na ang iyong valve sa ating pong puso? Kahit bata pa? Hindi naman, but the bata, yung particularly 5 to 15 years of age, is sila yung susceptible to have that rheumatic fever. Pero hindi naman lahat ng nagkaroon ng streptococcal infection, kasi ang pinaka-organism nito is the group A streptococcus organism. So pag nagkaroon ng infection sa throat, pharyngitis, tonsillitis, hindi naman ibig sabihin na lahat tayo magkakaroon nun. Mas maganda talaga na maagapan with antibiotic use. Okay. But however, there are a few, well actually, medyo marami-rami ng konti, na after sequelae siya, kumbaga complication siya nung nagkaroon tayo ng pharyngitis, especially untreated. So, this would happen. Yung rheumatic fever would come 2 to 4 weeks after you have the fever. After you have the infection, lalo na hindi na-treated. Kasi kailasan sa atin, binabaliwala natin yung mga sore throat, So, ito yung maaaring maging consequence. Tignan mo nga naman yan, ano? Parang hindi mo ba naman makakaisip na ang sore throat pwedeng magkaroon ng epekto sa ating puso? Ano pag napabayaan? Yes. So, ito palang rheumatic heart fever. Ang pinagmumula nito yung mga tonsillitis, sore throat, ganun ho ba? Yes. Okay. Exactly. So, wag natin papabayaan. Ano kailangan talaga ho, kahit nasabihin natin, simpleng sore throat lang to. Kailangan talaga maagapan through antibiotics, doktora. Yes, I agree. And a lot of times kasi, yung mga, lalo na yung mga ibang mga kabataan or mga tao, na they were just, balimun na lang. Kasi, okay lang yan. And these are the group of people na kadalasan, paulit-ulit kasi ang rheumatic heart disease na develop yan, pwedeng single episode lang, pero kadalasan repeated episodes of paulit-ulit na pinababayaan lang natin na hindi natin ginagamot or kung magamot man, inadequate. So maganda talaga you seek consult, lalo na 3 days na yung sore throat na yan at hindi gumagaling, hindi nawawala. Please, have yourself checked. Ayan. Meron bang specific na sintomas ang RHD o yung rheumatic heart disease, doktora? For the rheumatic heart disease per se, initially, wala talagang symptoms yan. Because particularly if it's a mild disease, halos wala. Kaya naman eh. Pagkasira ng valve, makakayanan lang. However, through time, when it becomes moderate to severe, dyan na pumapasok yung symptoms like irregular pagtibok ng puso, nararamdaman na ng yan. Maaaring magkaroon ng heart failure, so ang presentation would be madaling mapagod, hingalin, easy fatigability, shortness of breath, difficulty breathe, yun yung pinapagkonsulta nila. Pumupunta sila, "Doc, hirap ako, Doc, konting galaw ko lang, eto na." It has already reached the point na nagka-heart failure na sila. Oh my goodness, ano, nakakatakot pa naman pag puso ang pumalya, di ba? Yes. Eh, ito nga ho, paano ba natin, kasi minsan it's overtime, di ba? Sabi nyo nga, madalas tayo nagkakaroon minsan ng sore throat, di ba? Hindi naman natin iniindayan for the longest time. Pero pwede bang mag-manifest ang rheumatic heart disease overtime? Ibig sabihin ko, pag matanda ka na, biglang parang habang humihina siguro yung overall health mo, di ba? Pwede bang mag-manifest ang pagkakaroon ng rheumatic heart disease? The rheumatic heart disease, because it usually starts early on, as I've mentioned a while ago, 5 to 15. Oo. Yes. Pero yung pagkasira talaga ng valve, dumarating 20, 30, 40 years old. Oo. Ito yung peak ng, kumbaga, productivity years natin. So, sayang at nakakaawa, lalo na kung ikaw yung breadwinner at ito lang, saka mo nalalaman na natamaan ka na pala ng rheumatic heart disease. Mm-hmm.
So, the symptoms, again, as I've mentioned, hindi kasi siya agad-agad na magpapakita. Doon na sa towards the moderate to severe kind of parang affected na yung heart. So, ibig sabihin, doktora, just to go back to my question earlier, ang ibig sabihin ko, pwede talaga, no, na kapag tumatanda, pwede ka pa rin magkaroon ng rheumatic heart disease bilang consequence noong mga una mong pagkakaroon na sore throat na hindi mo pinansin. Pwede po yun. Yes, exactly. At ang sintomas po niyan, halimbawa pagka hinihingal ka ng mabilis, baka kailangan mo na talagang magpa-check up sa doktor, no, sa cardiologist po na katulad ninyo. Yes po. Again, let me just caution. Of course, hindi lahat ng hinihingal. Kasi baka matakot naman. Pwede namang hinihingal because wala sa kondisyon yung katawan. Kasi, yes, pwede rin. Pero habang tumatagal kasi, di ba, doktora, the more tayo dapat nagiging conscious sa pagpunta sa ating mga doktor. Di ba? Pangangalaga is key, di ba, sa atin. Paano ba gagamutin? Halimbawa, meron na talagang rheumatic heart disease. Paano ko ba ginagamot yan? So there are ang paggamot ng rheumatic heart disease per se, wala po siyang gamot because in terms of pag-take mo ng antibiotic or pag-take ng medication talaga, may preventive way na huwag sana siyang humantong dun sa malalang portion na ng rheumatic spectrum ng rheumatic heart disease. However, when we talk of rheumatic fever kasi, parang ang nangyari niyan, autoimmune siya, parang after effect siya nung naging infection na yung normal yung body, yung immune system natin, ina-attack yung normal cells. So, repeatedly, yun yung nagkukause ng pagkasira damage sa valve natin. So, when we have the rheumatic heart disease, kaya kailangan merong secondary prophylaxis or prevention para huwag maulit na paulit na magkakaroon ng rheumatic fever. However, if it's there na, nandun na, malala na. Ang usual ending talaga niyan is either surgical intervention or kung mitral stenosis man yan, yung tinatawag nating percutaneous mitral commissurotomy, yung bubuksan yung mitral valve para lumuwag yung daloy ng dugo. So may mga intervention na tayong gagawin. So saan pagmamanting doon sa dulong dula na surgery? Okay, pero po pwede ba to mapasa? Hereditary? Or sabi nyo nga, pagka tinamaan lang ng rheumatic fever? Okay, hindi siya hereditary. However, may nabasa akong study na nagsasabi na may genetic predisposition sa pamilya. But mostly, itong sakit na ito, sa mga nakikita natin sa mga overcrowded na lugar, syempre pag may mga tonsils, buo-buo, sipon-sipon, nagkakahawaan. So, in the family, magkasama kayo, malamang sa malamang, magkakahawa din eventually kayo. So, pag minsan may nakita kami isang family member na may rheumatic, mas maganda, chine-check na rin yung ibang kapatid, ibang mga siblings, wala din silang ibang sakit. So, may posibilidad, no? Pagka meron isa sa pamilya. Pwede. Pero hindi siya pinapasa. Hindi pinapasa. Alright, pero hindi ito nakakahawa. Kunyari may rheumatic fever ako, siyempre lagnat, parang ganyan ba? Ang dating nung sintomas nun? Hindi siya nakakahawa. Yes, hindi siya nakakahawa. Okay. Yung nakakahawa, yung pag nagkaroon ka ng mga ubo-ubo. Yes, okay. Kasi parang ang gusto nating linawin, kasi fever eh. So yung sintomas ba niyan talagang nilalagnat ka? Yes, meron kang fever, meron for the rheumatic fever ito, I'm talking about fever, yeah. Meron kang fever, of course, meron kang joint pains. Oftentimes, meron tinatawag na migratory joint pains, palipat-lipat yung joint pains, isa yung palatandaan. Meron naman tayong mga skin lesions, mga fat lesions. So, may mga signs and symptoms naman. One of the worst, siguro not the worst, pero the rare thing that can happen is yung mga jerky movements kasi sometimes it can affect the brain also. So, dapat nating tandaan lang. Kung ikaw ay may rheumatic heart disease, malilimitahan ba ang paggalaw mo? Like for example, kung athlete ka ba dati, hindi ka na po pwedeng maging athlete or baka meron ka ng restriction sa iyong paggalaw? Again, if it's just mild, kaya pa naman. So actually, I have patients na medyo mild lang yung mga sakit nila. Pinahintulutan natin, of course, with appropriate guidance. Like for instance, kung athlete sila,
o stress test muna kung kakayanin ng puso, may mga stress echo, mga ganun. Pero of course, again, when we reach the moderate to severe, hindi na. Kasi ayan na yung pumapasok yung hihingalin, yung okay na mapagod. Tapos of course, may mga irregular na tibok ng puso, o wag na natin pahirapan yung heart nila. Oo. Pagka sinasabing pahirapan yung heart, so mga strenuous activities, hindi na rin uubra sa mga may ma medium to severe na rheumatic heart disease. Exactly. Meron bang mga cases din sa inyo, doktora, na may mga triggers din ito bukod dun sa siyempre yung mga mabibilis siguro na paglakad, pagtakbo, yung mga ganon, other things that can trigger rheumatic heart disease from acting up? Again, the when you talk of acting up the rheumatic heart disease, pagka nagkaroon ulit siya ng rheumatic fever, nagkaroon ulit siya ng infection, kasi sometimes you don't realize na hina na pala immune system mo, lang mag-ingat, gano'n. Maaring nagkaroon na siya ng... Pero usually, mararamdaman niya kasi like some patients, magkakaroon ng joint pains. Magkakaroon sila ng sore throat ulit. So, ingat na talaga kasi lalo na't merong rheumatic heart disease. And that's the reason why we have the prophylaxis for the disease. Oo. Ako halimbawa, papahabol ko lang ha, nag-tonsillectomy ako. Pwede pa ba akong magkaroon ng rheumatic heart disease? Kasi parang konektado siya, di ba, sa pagkakaroon ng sore throat eh. Mukhang hindi naman na. Kasi usually sa ano talaga siya, throat infection kasi. Pwede, pero natin, pagka may infection, kasi not just the throat ha, pati pharynx kasi. Ah, kasama rin. Okay, I see, I see. Oo. So pwede pa rin, doktora pala. Ano? Alam mo, nakakatawa. Para lang pampag-good vibes din sa inyo, doktora. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin, itong sinabi ni Bong ng Kainta eh. Hindi ko talaga pwedeng palampasin ito. Sabi niya, rheumatic heart disease pala ang topic nyo. Ang dinig daw niya, romantic heart disease. Kasi napapanahon nga naman. O siya, sige, Bong, thank you sa good vibes na comment mo na yan. Pero hindi pa ho tayo tapos ha, dahil magbabalik pa rin po ang Pinoy MD sa Double B. Diyan lang kayo, tuloy-tuloy kong nga babasahin na pagbabalik ho natin yung mga ipinadala ninyong napakarami ng tanong. Ang ating oras, 8:10 na po ng umaga. Eto na nga. Eh, hindi pa pala ako tapos makipaalala, no? Dahil pagka ganito hong nakikita ho natin, 'di ba, ang check. Ano bang pumapasok sa isip nyo? Syempre may pa-quiz ako ngayon, ha. Pero kasi alam ko yung sagot diyan. Pag nakakakita ako ng check, ang lagi kong naiisip, 'di ba, tama, correct, 'di ba? Eh, pag ang check po ng Right Med ang ating nakikita, ang ibig sabihin niyan, pag may check, high quality, pag may check, abot kaya. Dalawa ho sa pinakamagagandang rason bakit tayo bumibili ng Right Med. Ako particularly, personally. Yan po ang ibig sabihin ng check ng Right Med. Dahil ang mga gamot po ng Right Med, abot kaya na ang presyo, pero high quality ang pagkakagawa. Hindi ho tayo kumbaga na may menos doon sa bawat 5 na ating pong binabaya dahil high quality ang Right Med. At kapag mga gamot po ang hanap natin, wag ho tayong mahihiyang magtanong. Ha? Hanapin natin ang check ng Right Med. Nasa butika ka na ba? May check ba ng Right Med? Ayan, titignan ho natin. And of course, for the list of Right Med products, visit their Facebook page or website. Ito po, ilista nyo, www.rightmed.com.ph. Pero tandaan syempre, if symptoms persist, consult your doctor. Ang ating oras, 8:11 na, dyan lang kayo. Babalik pa rin po ang Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radio DZ Double B. Kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD, para happy at healthy. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin
siguraduhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Paano sisigla ang iyong katawan? Radyo DZBB kasama si Miss Connie Season. Doc, totoo ba? Ayan, eto na ha, hudyat na ito ng sunod-sunod na ng ating mga tanong na nakalap mula po sa ating mga pinagkakatiwalaan din, syempre ng mga viewers and listeners. Eto na sa ating Doc, totoo ba? Doc, paki ano lang, clarify kung totoo ba o hindi yung ilang mga paniniwala. Ha? Sabi nila, sakit ng mayayaman daw ang rheumatic heart disease. Akalain mo yan, may sakit pang mayaman, ha? Doc, totoo ba? Okay. Actually, hindi po totoo yan dahil kahit sino naman maapektuhan nito. However, mga tao na living in overcrowded areas, actually, ang term nga dyan sa ibang literature na nabasa natin, parang sakit ng mahirap or poor man's disease kasi sila yung usually na hindi nakakabili ng gamot para sa kanilang infection sa throat, hindi nagpapakonsulta ng doktor. Sila yung, yun nga, again, overcrowded, nandun sa hindi sapat yung ating mga pagkain na nutritious na pagkain to boost our immune system. So, hindi po totoo yan. Alright. Sige po. Ito naman, yung mga may babaeng may rheumatic heart condition, ang paniniwala ng iba, hindi ka na pwedeng magbuntis. Doc, totoo ba? Kung pwede sanang, hindi na muna dahil eventually kasi mahihirapan. Kung mild, medyo kaya pa. Again, pag nandun na tayo sa moderate and severe wherein your symptoms would kick in, yung particularly yung hirap sa paghinga, hirap sa madaling mapagod, hingalin, added burden kasi siya doon sa pagbubuntis. So, kung maaari lang sana,
wag. Okay. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pwede. Kasi mabubuntis, kung pwede lang, wag pahirapan lalo yung puso. Ah, kumbaga parang kung nandun na, talagang dapat magpaalaga. Ano? Yes. Alright. Yes, definitely. Okay. Akalaan naman namin kayo. Opo, opo. For sure, for sure. Ito naman, ang palaging pagkain ng mamantikang pagkain ay dahilan ng pagkakaroon ng mahinang ugat sa puso. Doc, totoo ba? Pwedeng maging mag-lead doon sa para sa heart, yung tinatawag natin coronary artery disease. So yes. Okay. Ngayon kinikilala ang Pebrero na buwan ng puso. Ano-ano ho yung mga mamaya yung mga activities ano? Yeah. Oh, mamaya itatanong ho din. Ito para lang din ho makuha ho natin 'yan. Yes. May activities po tayo, particularly the Philippine Heart Association, doon po sa Zamboanga. So we'd like to invite our mga kabay natin dyan sa Zamboanga, sa KCC Mall on February 17. We have risk screening tulad ng pag-screen natin sa blood pressure natin, sa sugar, cholesterol. Meron din po tayong lectures for the lay tungkol sa healthy lifestyle. Meron din tayong hands-on CPR training. Meron din po tayong pa-contest and awarding of these kung sino manalo noon. And okay. Then of course, the consultations regarding dun sa nakuha nating screening. So please be there. This will be a 9 to 12 affair. Ayan. At magandang mapag-usapan talaga natin ang ating heart health at ma-celebrate natin yung mga doktor na tulad nyo rin na gumagabay po sa amin. Thank you so very much, Doktora, on that. Pero hindi pa tapos, ha? Dahil sabi ko na, ito na yung mga tanong ng ating mga kapuso, ha? Tamang-tama. Ito ho, good morning, Miss Connie. Mula ito kay 5624. Tanong lang daw niya sa atin, sa inyo po, no? Yung complete block and right bundle branch ay hindi na daw gumagaling. Ano daw kaya ang cost at ano ho ang risk noon? Thank you very much from Helen of Las Piñas. Depende kasi yan. Usually, kunyari lang, first, sa iba kasi, ang complete, depende kung right or left, may ganun kasi yan. No? So, ibig lang sabihin, mas mabilis tumakbo ang current sa isang side, kunyari left or right. No? However, pag left kasi, kunyari complete left bundle branch, at may kasamang chest pain, usually sa heart attack yan, of course, mahirap talaga siyang i-reverse, no? Nandun na yan. No? However, minsan kasi yung mga heart blocks na yan, maaring sanhilang yan is may electrolyte imbalance, mga ganon. So, hindi naman siya totally na hindi na siya makokorrect. I see. Alright. Ito naman mula kay 8287. Ate Connie, si Rico pala ito. Rico Castanyo daw siya. Namamanas daw yung kanyang paa. Palipat-lipat yung manas. Ang tanong niya, konektado ho ba daw yan sa puso? Di ba narinig ko na rin yun? Yes. It could be connected to the heart. Maaaring ding sa kidneys natin. Maari ding meron tayong mga varicosities sa ating legs. So, pa-check na lang po tayo. Ah, ito naman, mula kay 4046. Good morning. Masama po ba sa heart na mag-jogging kapag hindi ho nakakatulog ng maayos? Mas maganda. Siyempre na kompleto or maayos yung tulog natin. Kasi siyempre, pagpagod yung katawan natin, hindi wala sa kondisyon, mahirapan yung heart natin. No? So, hindi naman sa hindi pwedeng tumakbo, maari, pero it would be advisable to have adequate rest and sleep. Okay, yung mga katulad ho ng pag-exercise, hinihingal, pero may sakit sa puso na siya, advisable bang i-continue pa rin? As tolerated by the heart, mas maganda mag-exercise kahit mga walking-walking lang sa loob ng bahay, ikot lang 10 to 15 minutes, we would still encourage the patient. Of course, kung may nararanasang chest pain, chest discomfort, huwag nyo na pong ituloy. Yung iba po kasi, they have this notion na kailangan pagpapawisan, kailangan magpapagod. Hindi po ganun. Dapat, dapat maayos sa Okay, mula kay Angel na 2110. Good morning po, Ma'am Connie and Doc Iris. 46 na daw siya. Nagpa 2D echo na daw siya na reading at pulmonary hypertension daw. Meron daw siya noon sa ECG. Okay naman daw yung kanyang result, no? Ang tanong niya, heart ba ang may problema sa kanya? Ano bang ibig sabihin talaga noon? Meron daw siyang asthma rin. Nagpa 2D echo siya. Tapos meron pulmonary hypertension. Yes, oo.
maaaring meron talaga siyang heart condition. I see. Pero not necessarily naman lahat ng pulmonary hypertension heart din. Kasi pwedeng meron din tayong primary focus natin is the lungs. So tulad ng iba, may mga chronic TB or mga hindi gumagaling, tapos nakakaapektuhan, naapekto na rin yung lungs natin. So magkakaroon din syempre ng mga hypertension sa... Ito, pinagsama-sama ko na lang, parang pare-pareho din yung mga tanong nila. Pag umiinom sila ng maintenance medicine, hindi ko nababanggitin kung ano, iba-iba rin naman kasi, bumibilis daw ang tibok ng puso nila. Ano ba daw, kailangan nilang i-continue ito o minsan pa daw nanginginig pa daw yung kanilang kamay? Masama ba daw to sa puso? Yung dapat nakakatulong na gamot para sa puso? Okay. So yeah, sometimes the drugs may have an effect sa pasyente. So kung hindi nais at hindi maganda ang epekto sa inyo, go back to your doctor para mapalitan or ma-adjust yung medication ninyo. Kasi ano yan parang tinitimpla din, tinitimbang din natin what, kung anong hiyang sa isang pasyente. Kasi hindi lahat babagay sa isang pasyente. So go back to your doctor. Mag-a-adjust lang tayo ng gamot. Ayan. Maraming salamat sa paggabay. Siyempre, hindi pa tayo tapos sa ating pagbabasa ng inyong mga tanungan. Diyan lang ho kayo. Ang ating oras, 8:23 na po ng umaga. Magbabalik pa rin ang Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radio DZ Double B. Kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alin at pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Paano sisigla ang iyong katawan? Super Radio DZ Double B kasama si Miss Connie Season. Yes, tuloy-tuloy tayo dito naman sa mga ka-Facebook natin ang mga tanong na babasahin ko. Mula kay Joyce, Doktora. Good morning. Question po, recently daw nagkaroon daw ng fever at sore throat yung kanyang anak at nagkaroon ng high fever pa ito for 2 days. Nagkaroon din ng palpitations. Ang tanong niya, need na ba daw niyang ipakonsulta ito sa cardio? Mas maganda. Pero sometimes kasi yung palpitations, it goes with fever kasi dahil lang talaga sa lagnat. Pero mas maganda. Hindi naman kailangan, pa-check lang sa kahit doktor muna. Pedya. To treat the fever and the sore throat. Mm-hmm. And then, tingnan,
pwedeng mag ano siya, parang follow-up check-up after 2 weeks. Okay. Yung tanong naman itong si Mark Anthony Madera mula sa Camarines Norte pa siya, ha? Sabi niya, yung pag-inom daw ba ng kape, meron ding epekto yan o bawal ba sa mga may rheumatic heart disease? Kawawa naman ng kape. Pwede naman po kuminom ng kape. Oh, pwede. Okay. Alright. Mga antibiotics, nakakasira ba yan eventually kapag nagsiself-medicate? Sa takbo po, yung palpitation, kaya may mga ganyan sa puso. No, you need the antibiotics actually to prevent the recurrence ng rheumatic fever. Mm-mm. So hindi siya nakakasira, katulong. Ah, okay. Ayan ha. Ito mula kay 8662, anong dapat gawin pag may heart enlargement na at meron bang bawal na kainin o gawin? Maraming cause sanhi ng heart enlargement, hindi lang rheumatic fever. Marami po 'yan, pwedeng hypertension, maaring may mga cardiomyopathies. Before we narrow down, bago tayo magsabi na kung ano-anong bawal, dapat alam muna natin kung ano ang sanhi ng paglaki ng puso natin. But definitely, kung sakaling hypertension yan, ay talagang marami tayong bagay na iwasan at baguhin, lifestyle modification. Oh, yan. Magandang paalala yan para sa aming lahat, Doktora. Unfortunately, we're running out of time, mga kapuso, ha? Pero ito, Doktora, maraming salamat sa iyong paggabay sa amin at sa patuloy, syempre, no, na pag-alaga natin sa ating puso. Sabi ko nga, Doktora, di ba, all year round yan. At kung may nararamdaman, pa-check tayo sa mga ekspertong tulad ni Doktora Iris M. Garcia, ang isa ho siyang cardiologist. Again, thank you so much, Doktora. God bless po. You're welcome. Ayan. Ito pa pala, Doktora, nakalimutan natin dahil sa sobrang excited ko. Anong contact information natin, Doktora? I have my hospital affiliations, of course, Philippine Heart Center and Capital Medical Center. I am at the Philippine Heart Center. Tuesday, Saturday, and Capital Medical Center, MWF. Pang-umaga po lahat yan. Yan, Doktora. Thank you again. At sa lahat ng mga tumutok sa atin dito sa programa natin sa Pinoy MD sa Double B, I love you all. Advance Happy Valentine's Day. Ingat po tayong lahat. God bless. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan. DZBB Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Servisyong totoo. Walang inigil.